Anyway, I think okay naman na po. So, moving on, it will be a hands-on training. So, we are advising you to use a laptop or desktop. I hope na na-download na rin po natin yung application, lalong-lalo na po sa mga first-timer para po makasabay tayo sa hands-on with the resource speaker. Again, same house rules lang po tayo. Please mute your microphones. Avoid clicking on the present now button. If ever you have any queries po, please use the chat room. And questions will be entertained later after the presentation of the speaker. Comply lang po tayo sa ating mga house rules to avoid background noises that may interrupt the current speaker as well as the other participants. Okay, before po tayo mag-start sa hands-on, speaker, yung mga tanong na hindi po nasagot kahapon, plus recap na rin po sa mga lessons na na-discuss last meeting. Okay, sir. Okay po, Sir Renz, please proceed po. Ayan, so thank you po, Sir Jaffer. So welcome po ulit sa ating webinar, sa day 2 po natin. So sa mga nakapasok po ngayon sa Google Meet po natin, thank you po sa time nyo dahil nandito po kayo ngayong day 2 po natin. So more on hands-on po tayo ngayong hapon na to. And sabi nga po ni Sir Jaffer, i-review lang po natin yung mga consolidated questions po na binigay po sa akin ng DICT from yesterday's questions po sa ating lessons. So, represent ko po ngayon yung questions. Okay. Wait lang po natin. So, I hope nakikita nyo na po yung ating screen. So, I'll go over with our QA. Question and answers po. So, meron po tayong 9 dito and then 6 na hands-on question yesterday po regarding po sa lesson natin. And unahin po natin yung mga ano tanong po ng iba na which is medyo advanced yung ibang tanong nila. Pero let's answer it kung ano po yung ano, kaya po natin sagutin. So, number 1 po ang question po. Bali, hindi na po nilagay kung sino yung nagtanong. So, I hope nandito po sila ngayon sa ating day 2. So, sabi po sa number 1 question, what are your recommended add-ons on XD? So, if sasabihin ko po lahat ngayon, pwede rin naman po, ipapakita ko po ngayon, let's open po yung ano, activity exercise natin. And then mamaya po, ano, sabihin ko rin po yung issues po regarding dun sa hindi mga naka-open. Nag-search din po ako ng possible solution kanina, kaya ako nag-exit dun sa room, Google Meet. Pero ewan ko, hindi nakikisama itong Google Chrome ko ngayon eh. Hindi niya maload yung mga website na ano, possible solutions. Pero dati po, na-encounter ko na rin yan. Bale, ang ginawa ko po, nung hindi ko siya ma-open yung file, ang ginawa ko, talagang in-install ko yung ano, Adobe XD. Pero yung current case po natin kasi, hindi naman po pwedeng i-uninstall nyo, tapos i-install nyo. So, mas lalong hindi po kayo makakasabay. So, mamaya gawan po natin ng solusyon. So, yung tanong po kanina, sabi dito, what are your recommended add-ons? Bale, ang usual po na ginagamit ko, which is pinakita ko po yesterday, ito po yung mga yon. Plugins po sila. And medyo may pagkaiba ang term po kasi ni Adobe XD. Pag sinabing add-ons, parang ano siya, third-party software na naka-contract siya kay Adobe XD. Parang ganun. Pero pag sinabi naman pong plugins, ito yung mga ano third parties din po na talagang ready to install po siya sa Adobe XD, which is itong mga to. So usually po, ang suggested ko po ng mga plugins for beginners like you po, itong ano, icons for design. So pag how to install plugins, madali lang po, balik po kayo dun sa, punta po kayo dun sa home ninyo, and then pwede rin po yung add ito, makikita nyo yung add. And then mag-browse lang po kayo, browse. Then i-search nyo po ito. So i-take note nyo na lang po, yung mga icons, yung mga plugins na pwede nyong gamitin. So I suggest icons for design. Icons for design po, pwede po siyang gamitin to create and generate icons. So pag tinatamad kayong maghanap online or nahirapan kayong gumawa sa ngayon, so pwede nyong i-search lang po dito. Like for example, sabihin natin, user. So may, lalabas lahat ng klase ng kategory ng icons dito. Free po itong plugin na to, so wala pong problema. Once you click it, lalabas po siya yun. Pwede na po din niyang i-edit. So, yan po yung isa kong suggested na plugin. Isa pa po si Lorem Ipsum. Ayan, siyempre po, pag gumagawa tayo ng mga text copies, usually pag wireframe prototype, wala pa pong ano po talaga yan, official na text copies para dun sa design.
So usually gagamit po tayo ng ano, placeholders na tinatawag. So paano ulit mag-add ng text? So select po natin yung text tool, drag. Kailangan po kasi si Lorem Ipsum na ano, plugin, kailangan po text area siya. So i-drag niyo po para mag yung text tool natin para mag-create po siya ng text area. And then the way na install din po yan, same lang po. Punta lang po kayo dun sa add and then you browse it. Ganun po. And then ang gamit naman po ni Lorem Ipsum is ganito po. First, mag-type po tayo ng kahit ano random text. And then you select the plugin. And then sabi niya, fill with place text, sabi niya. So i-click niya lang po yun, then leave it as it is po. Kung gusto niyo, makikita rin niyo rin po dito, magdadagdag siya ng ellipsis, period. So in this case, period po. So insert, malalagay po siya automatically dito. So hindi niyo na po kailangan pumunta ng website ng Lorem Ipsum para mag-copy ng mga text copies para yung ilagay lang po na as dummy text. So very useful po itong plugin na to. Another one is yung tinatawag po na usually po kasi advanced tong mga to eh. Ano po ba yung pwede kong Social Ipsum, ito po. Pwede rin po ito. Social Ipsum, take note na lang po yung mga names. Social Ipsum naman po kung for example, ang ginagawa po nating application or website, kailangan natin ng mga pangalan ng mga tao. Pero mahirap mag-isip. So minsan, nahirapan din ako mag-isip. Buti na lang merong Social Ipsum. Very helpful po siya. So, for example po, magta-type lang ako. Name ko po. For example, I need 5 people examples po sa ating design. So, iduduplicate ko lang po ito by pressing the Alt key. So, anything po na gusto nyong iduplicate po sa Adobe XD, just press Alt key and then drag nyo po. So, select the item sa pasteboard po natin, Alt, drag. And then, maduduplicate po siya. Ganun lang po ulit. Select nyo yung dalawa ulit, drag po natin, apat na siya. Ganun din po. So, five sila. So, dapat magkakaiba yung name kasi dapat i-represent po natin talaga yung data. So, Social Ipsum is very useful. Select yung text po natin, Social Ipsum. And then, select counter type. Pwedeng short text, username, real name. So, in this case, gagamit tayo ng real name. And then, first name lang. Kasi first name. And then, generate. Mag-generate na siya ng sariling name. So, ganun. Generate ulit. Iba-iba po yun. Babae, na pangalan, lalaki. So, very helpful din po yung Social Ipsum na to. And then, UI faces po. Take note nyo po. UI faces. Ang ginagawa naman po na ito, for example, we have multiple users and we want to showcase, okay, dinuduplicate ko lang po ulit. We want to showcase yung talagang itsura na dapat may picture dito. So, what we are going to do is just click this and then punta po tayo dun sa UI faces and then select lang po tayo kahit saan dito kung gusto nyo lahat. Basically, ito po yung mga source kung saan nila kinukuha yung picture, then ini-import po sa Adobe XD. And take note po, kailangan may internet po kayo once you're accessing plugins. So, try natin Unsplash. So, select photos, advanced filter natin kung gusto mo, babae or lalaki. And then yung edad, sabihin natin 30 years old to 40 years old. So, masaya siya and black siguro siya since Black Lives Matter. So, select photos po tayo and then generate po siya. Tain lang po natin. Ito po yung napili, so apply. So, female yung pinili ko. And then, nag-generate po siya. Ganun din po sa mga susunod. Pwede po natin gamitin yung UI faces. So, very helpful din po yun na plugin. And yun po, medyo advanced na po yung iba dito. Pero you can explore po na magtingin. Ito, auto grid. Pwede rin po ito. Pero may help naman na po tayo with the ano alignment. So, kahit parang ano na lang po, same din sila ng concept. So, yun po yung question sa sagot po sa ating number one. So, I hope na-take note niyo po yung mga yun. And number two po, pwede din ba kaming maglagay sa assets prior to start ng design? Opo, pwedeng-pwede po. Like in our case po, di ba, naggumawa po ako ng ating activity exercise. Bago po ako nagsimula, I started creating assets. Like, ito po sa assets panel po natin, nagpili ako ng colors, especially colors po. Character style. So, sinet ko po sila. Yung ito, wala naman pong issue dito na sa inyo kung ano yung gusto nyong size starting the heading. Pero kung gusto nyong maging standard yung typography nyo, you can search po yung standard size na lang po sa Google. Parang ganun po. And then you add these assets. Kung gusto nyo, idagdag yung mga pictures. Ito, like this for example, elements. Gumawa po ako ng elements na para hindi po paiba-iba. Like for example, button dapat ganito lang. So,
pag text field, dapat ganito lang. So, ika-copy-copy nyo na lang po ito. So, mas mapapadali po talaga when you prepare your assets prior to the start of the designing. So, yun po. And pangatlo, can XD export the design as code like CSS or XML or XAML? So, itong tanong na to medyo advanced po. Pero ang so far po, ang nakita ko lang po, meron pong mga third parties to be able to export yung Adobe XD as XML. Pero alone kay Adobe XD, parang wala pa po akong experience na direkta po siyang XML. Ang meron lang po, HTML, CSS, and JavaScript. So, I'll show you a simple example lang po, basic example, how to export lang yung design. So, ito, ginawa ko po ito na separate. So, you select artboard using another plugin po, which is itong web export na plugin. I-take note nyo po yun, web export. So, select the artboard that you want to export as HTML, CSS, JavaScript, web export. And then, select nyo po yung export artboard. So, export artboard. And then, yun po, lalabas po ito. Basically, mag-a-action ng name ng HTML file. So, in my case, index, style sheet file. And then, check nyo po external style sheet para mag-export yung CSS. And then, script, yung JavaScript. So, in this case, pinangalanan ko po silang styles and sample. And then, external script. And then, click nyo lang po yung center horizontally, center vertically para pag-view nyo po siya sa browser. Naka-orient po siya. And then, scale on resize. Basically po, hindi po siya 100% na perfect pag na-export. Kasi, ewan ko po, pero hindi pa siya masyadong pulido kasi gumagamit lang po tayo ng plugin. So, pag in-export po natin yun, syempre po, mag-select po tayo ng export folder directory. In my case, gumawa po ako ng folder dito. Sabihin natin, new export. Yun po yung pinili natin directory. And then, click export lang po. And then, po sasabihin dito, export complete. You can check po yung file na yon sa, export yung sample. New dun sa folder na nilagay mo. So, andito na siya. So, pwede mong i-open yung JS file. Andito na yung JS file, yung CSS file niya. And then, yung index. So, sabi ko nga po, hindi siya 100% na complete. Pero at least, pag developer ka, you can start with meron ka nang susundan. Edit mo na lang siya para maging i-open po natin siya sa Google Chrome. Saglit. So, ito na po yung in-export ko. Nasa Google Chrome na po siya. Ito po yun. So, sin-enter vertically and horizontally po natin. Basically, hindi po siya scrollable kasi nga po yung nilagay po natin is sakto lang na size. Pero basically, when you export po yung mas mahaba, syempre po. Pero kung makikita nyo ito, may mga hindi tama, like this one. So, may mga konting hindi na parang hindi niya na-export ng maayos. So, yun lang po yung case po doon. So, question number 4. Bukod sa WCAG, okay, meron ba mga sites para magkaroon ng reference sa mga web application standard? WCAG po, parang ano po ito? Website po siya na kung saan nandun po yung mga standards po ng paggamit. Like, for example, how to create tables, ganito ganyan, forms, ganito ganyan. Usually po, hindi ko po tinitignan sa WCAG yun, pero ang other, sabi po kasi may mga sites po ba other reference. I used UI patterns. So you can search UI patterns po sa Google. Then ito po, UI patterns. UI patterns basically, lahat po ng may kinalaman sa user interface, andito po yung standard. Like for example, sabihin natin, navigations, very, very basic. Paano mag-design ng dito. So, andito lahat kung anong hinanap mo. For example, hinanap mo paano mag-design ng footer or home link. Sabihin natin home link. So, andito yung standard po. Ito, standard po yan. At least alam nyo yung pinaka-structure layout lang niya. So, you can improve this, yung improve pa po yung design. Basically, example lang po to kasi nga po yung minimit po natin yung standard. So, marami pa po. For example, menus, galleries, so lahat nandito po, forms, nandito po. So UI pattern po, yun po yung kailangan yung, kung ako po, doon ako nagre-reference po ng aking mga ginagamit. So, fifth question, meron po bang mga website na pwedeng pagkunan ng background images, especially design for website or web pages? Hindi ko po, hindi po kasi specific yung tanong kung anong background po ito, if image lang or illustration po. Pero,
Pag background image po, madami po tayong mga free na website na nagpro-provide ng free licensed stock images. Unlike po ng Adobe Stock, Shutterstock, may bayad po kasi yung mga pictures doon. Pero gamit po ang Unsplash, ito po Unsplash, search nyo po yan, take note nyo po, unsplash.com. Marami po dyan free na images. So let's say for example, ang ginagawan mong website is about baking or bake shop. So i-search mo lang dyan, bakery siguro. Search mo lang doon, lalabas lahat na may kinalaman about bakery. Ayan, so lahat ng to high definition po, so you can download it for free. So another example, for example, restaurant yung ginagawa mo ng website, need mo ng mga high-end pictures na pwede mo ilagay. So you can search it po dito. Ayan, lalabas na po lahat dyan. Another one is specsells.com po. Ah, wrong spelling. Specsells. Ito po, P-E-X. Yan po. Specsells.com. Ganun po ako, kumukuha din po ako ng stock. So, same concept po. If, for example, restaurant po yung gusto nyong hanapin ng mga pictures or images na background for your website, you can download in this website din po. Free din po ito. So, yun po yung ating dalawang website, Unsplash and Pexels po. Madami pa po actually, pero yun po yung pinaka-main na pinagagamitan ko po. Okay, FreePic. May updated dito, sabi niya, sir, do you recommend FreePic? FreePic, opo, pwede po ang FreePic. So, ako, to be honest, hindi ako masyadong creative na tao. That's the reason why nag-focus ako sa UI/UX. Kasi walang masyadong imaginative talent na kailangan. Ang kailangan mo lang talaga is maging user-centered. So, ang FreePic po, free po siya. May mga free po siyang illustrations which is inaalaw po siya ng mga gumawa to be used sa iba pang mga platforms, like let's say for example marketing's website, pwede po yun. And ang magkagandahan po sa FreePic din po is editable po yung mga files, may working file as PSD, AI, and EPS po. So madami pong pwedeng gamitin doon. So para i-visit nyo po yun, just search freepic.com po. Ayan, nung early days ko po, nung hindi ko talaga alam kung paano gumawa ng ano, dito po ato ang takbuhan ko noon. So, anything related po, for example, restaurant, merong mga ano din po dito, stock images na pwede nyo rin pong i-download, pero medyo konti yung ano, laman. So, halo-halo. So, this one illustration. Pag may nakita kayong ano, crown na tag sa images, ibig sabihin po noon, premium siya. Hindi nyo siya madadownload kung yung account nyo is free. So, kailangan nyo magbayad noon monthly subscription para madownload yung mga premium na items po dito sa FreePic. So, okay din po yung ano, FreePic. So, punta lang po tayo sa ating sixth question. Which application is more powerful? Oops. Canva or Adobe XD? I usually create design using Canva, sabi po nila. So, obviously po, mas powerful po si Adobe XD. Si Canva po kasi, web platform po siya, and usually po, pag hindi ka marunong masyado sa design, you can always go to Canva Design, andun na po kasi pre-made templates po lahat yun. And pag sinabi po natin kasi UI and UX, wala pa po atang template si Canva na pwede gumawa ng ganun. And sobrang limited po siya kung meron man. So, mas powerful po si Adobe XD in terms po in creating ano, mobile applications and websites. So, seventh question, are all plugins same sa WordPress? Are all plugins Adobe XD are free or may babayaran din? So, gaya po ng sabi ko kanina, hindi po natin kailangan i-compare si Adobe XD at WordPress kasi magkaiba po sila. Si WordPress po isa siyang CMS platform which is you can develop and design yung website. Publish na po agad. Si Adobe XD usually for ano po siya, design and prototype po. Wala pong publish kasi or development kasi ang trabaho po nun, di ba, yung usual na process, plan, design, and develop and launch. So magkaiba po sila and obviously po magkaiba rin po yung plugin na ginagamit. So, sa Adobe XD, sabi ko po kanina, yung mga plugins po is free to install. Okay? Free po sila. Yun nga lang po, ang nagkakatalo na lang po sila sa limitation. So, may mga free to install, pero pag gagamitin mo, kailangan mo mag-login, and then, pag magla-login ka man, medyo limited lang yung feature na in-offer nila. So, kung gusto mo pa ng more from that plugins, din po nagkakatalo na magkakaroon ng bayaran po.
kasi magiging premium po yung mga accounts na gagamitin nyo doon sa mga plugins na yan. So yun po, hindi po lahat, ay free to install po lahat, pero may mga plugins lang na may babayaran para mawala yung limitation. So 8th question, if want ko po ipakita ang portfolio ko online na gawa sa Adobe XD, can GitLab handle it? If not, ano pwede para ma-share yung gawa ko yung hindi editable? So ibig sabihin po nun, if ever po familiar kayo sa GitLab, GitLab is a repository po para sa mga codes, ganyan, mga projects po, pwedeng public, private. Usually po, if gusto nyong i-showcase yung gawa nyo sa Adobe XD, GitLab is not the recommended platform po. I suggest you go to Behance, upload nyo po yan, behance.net, which is yung mga designers, doon po talaga nag-upload ng kanina mga nagagawang portfolio. And madami din po kayo mahanap doon na design inspiration. So, I suggest po, Behance, kung gusto nyo, Pinterest, or kung gusto nyo, gawa ka na sa rin yung Instagram page, i-upload nyo doon lahat ng mga nagagawa nyo. And Adobe XD, pwede nyo siyang i-export as image, PDF, and mamaya may masasagot tayo dito ng mga tanong regarding doon sa pag-export para ma-showcase nyo. So, hindi na yun magiging editable and pwede nyo pang i-share. So, yun po. Hindi po siya sa GitLab ang recommended po. So, 9th question, may ruler din po ba siya like the other Adobe products like Photoshop and Adobe Illustrator? Sa Adobe XD po, wala po siyang rulers na feature, yung nasa taas na and gilid na guidelines. Pero meron po kay Adobe XD, gaya po ng sabi ko kahapon, is yung ating automatic guides and then yung grids and columns. I'll show you po kung ano po yun. Ito po yun. So yesterday po, nakita po natin yung, na-explain po natin yun. And yung tinutukoy ko po dito na grids, eh, kasi wala po siyang ruler, ito po. Kaya pwede po tayong gumawa dito ng ating basihan, which is grid lines, and yung columns po sa artboard. Ito po, layout. Check niyo po to. Usually po kasi, ang website, meron po siyang 12 columns. Yan po yung sinusundan ng ating mga developers. So dapat, kung titignan niyo yung design na ginawa ko po, talagang minute ko po sa ano, columns yon, kasi hindi rin basta-basta po tayo mag-design. So dapat imit po natin yung 12 columns na to. So walang rulers, pwede po tong gamitin, pwede po tong grid lines, and then meron po tayong automatic po kasi na guides. Ito po yung makikita natin dito, may number siya. Ayun, makikita niyo nagkakaroon na ano, doon pala nakikita po natin yung sukat na habang ginagalaw po natin, habang tinataas po natin, makikita nyo kung equal yung ano, space between yung text dun sa text field. So, yun po yung wala din po kay Photoshop at Illustrator na meron kay Adobe XD. So, yun po, yung mga tanong po, I hope nasagot ko po yung mga yun. And next question po tayo sa hands-on bago po tayo mag-proceed sa activity natin. Anong oras na? 1:41. So, pwede din ba ibalik from path to shape? Yesterday po kasi sinabi ko po na pag nag-create po tayo ng shape, once na na-double click mo to, mawawala yung border radius, which is nagko-convert yung shape sa path. Ang problema nga lang po, wala na pong ano, parang kahit pwede mo siyang i-control Z once na napindot mo siya or nagalaw mo siya isang beses, pero once na natakpan na siya nung ginawa mo, hindi mo na kayang ibalik po, so walang ganung feature po si Adobe XD. Sana meron para at least pwede mo pang ibalik dun sa shape, pero medyo komplikado din po kasi yun, kasi ang goal po nung akala po niya is gagawin mo siyang path. So yun lang po yung wala kay Adobe XD. So pangalawa, anong recommended file size resolution for images? Usually po ang recommended po kapag presentation is 300 resolution, 300 dpi po. Pero once na i-develop nyo na ito, ipapasa na po sa development, ang recommended lang po is 72 resolution. Bakit po? Para hindi mabigat kay website na i-load yung images pag ipapublish na. While pag i-present lang po natin siya visually, syempre gamitin po natin yung pinakamataas na resolution as if possible. Pwede rin pong 72 lang, pero I suggest 300 na po para sa pag-present, maayos po siyang tignan. Pero pag development, doon po tayo sa 72 DPI po. So, 3rd question, pwede po ba makagawa ng konting animation sa Adobe XD?
Opo, pwede po tayong makagawa ng animation sa XD. Explain ko po yan. Siguro, pero mas advanced na po kasi ito, kaya hindi ko po diniscuss. Pero yesterday po, yung present ko po sa inyo, may mga animations po yun. Ang tawag po dun is micro-interactions sa Adobe XD. Luload ko lang po yung ano, yung present ko sa inyo kahapon, which is ginawa ko po yun kasi dito sa Adobe XD na po mismo. So, wait lang po natin. Expression. Ayun. So actually, ito po, yung pinapakita ko kahapon, nakikita nyo, meron akong tatlong artboard. Na pag pinakita ko po ito sa inyo, yung nangyayari, kahit wala akong ginagawa, nag-move siya mag-isa. So, pwede pong mag-animate sa Adobe XD gamit po yung ating prototype, which is ang ginagamit ko po kasi time. Ayan. So, yun po yun. Kung makikita nyo to, yan po lahat yung links na ginawa ko. So, mas advanced po ito dun sa prototype. So, balik po muna tayo sa design. Pero anyway, yun po yung sagot po doon. So, pwede po ba maging accessible yung link pag nilagay sa text box? For example, www.google.com nilagay ko sa text box, magiging accessible ba? Ang sagot po doon, hindi. So, hindi po siya, pag in-export po natin siya kahit isang prototype, pag pinindot mo yung link, hindi niya binabasa yun as link. Hindi siya mag-go to that link. So, hindi po. Fifth question, if for web po ito, pag pinost po ba, image lang talaga siya or pwede i-edit para maging interactive ang image online? Ang sagot po doon, hindi po image lang. Kasi meron po tayong tinatawag na share. So once we share this, pwede tayong i-share for development, for review. So sa work ko po, usually ito po yung ano, nasa beta po kami. Ipapakita ko lang po yung, para ano, makita nyo yung ginawa ko tapos na pwede siyang maging interactive online. Yun po yung tinatawag nating ano, share for review as prototype. So wait lang po natin. Yung mabagal yung internet po. Ito po, website na po siya, nagawa na pong website. Ngayon, yung prototype na ginawa ko po, nilagay po siya sa website. Which is, pwede po yun. So, naglo-load lang yung ano, prototype. Kasi pag i-open ko pa po yung project, masyadong malaki po yun. Matatagalan po tayo sa ano. So, dito na lang sa website po siguro. Ayan, so basically mobile app po siya. So eto na po yon yung na-export ko. So interactive na po ito. Okay, may mga micro-interactions, may mga animations, so on like that po. Ayan, I click the splash screen, enable location. So naglo-load lang yan kasi mabagal yung internet. So mag-isa siyang gumagalaw. Ayan. Interactive po siya. So, pwede po yung maging interactive yung i-share po ninyo na project. So, saan po may stored yung isi-save na gawa using Adobe XD? So, gaya po ng sinabi ko kahapon, pwede pong dalawa. So, if magsisave po tayo, usually po, pag nakakonect tayo sa internet, automatic cloud document po siya. And then, pag wala po kayo internet, then nag-create po tayo ng file, automatically po, dapat magsisave siya sa local document. So, let's say for example, nag-create po tayo ng bago na file. Ito, create po tayo ng bagong file. Since na-connect tayo sa internet, automatic po, cloud documents po siya mag-save. Ito po, ito. Ayan. So, if gusto mo siyang i-save locally, so, file, save as local document. So, paano po mag-save? Save as, and then, pangalanan nyo lang po, lagay ko sa desktop ko, sample. Pag i-save nyo po siya, magiging XD file po siya sa desktop ninyo, which is, ito na po siya, ito na po siya. And then, pag cloud naman po, ma-access nyo lang po yun through the cloud documents. Kung makapapansin nyo yung sample na create ko, wala pong cloud na icon dito kasi nakasave po siya locally. So, yun po yung sagot doon. Does XD provide templates for downloading? Pag templates po, madami po yan. Kalat po. Okay? Usually po, ang ginagawa po ng iba, they get reference. Okay? Siyempre, bakit ka pa mamroblema ng user experience and user, user experience kung naging successful na yung user experience na ginawa ng iba. So, pwede kayo maghanap ng templates or inspiration, design inspiration sa Pinterest, Behance. Search nyo lang po, sabihin nyo, Adobe XD templates download. Madami na pong lalabas dyan. Pero ako po kasi, I strongly
Medyo 50-50 po ako doon. So, kung mag-start po kayo, okay pong gumawa ng, ay, gumamit po kayo ng template. Pero, as much as possible, i-balance nyo po para hindi lang kayo masyadong mag-rely sa templates. Para ma-enhance nyo po yung skill nyo, how to create din yung sarili nyo pong gawa. So, ako po, noon, ganun po yung ginagawa ko. Since nagsisimula din po ako na hindi magaling, syempre, lahat naman po nagsisimula sa ganung level. And then, na-realize ko na parang masyado nang nagre-rely na ako sa ganito. Gusto ko na mag-create on my own. So, yun po, i-balance lang po natin yun. Pero madami po tayong pwedeng pag-download and just search po sa Google. Madami po yun. And meron pa, dumagdag. Ano po ang shortcut key para madrag yung each artboard? Meron akong dinownload na shortcut keys po dito. Nakalimutan ko i-send kila ano. And dito po, shortcut keys, resources. Ito po. Andito po yung mga shortcut keys, usually po. I-open ko po ng malaki. Ayan. So, para makita nyo po yung guide. Pero yung shortcut po sa artboard na para mga tag nito, madrag siya. Wala pong ganun. Kasi ang gagamit po talaga tayo ng select tool para madrag yung artboard natin. So, hindi pwedeng shortcut po yun. Kasi, for example, madami po tayong artboards. Apat. So, wala pong shortcut key po para i-select. Siyempre, hindi po din natin alam kung, for example, ito yung gusto mong galawin, pero wala naman tayong sinelect. So, hindi alam ni Adobe XD kung ano yung gusto natin galawin. Kaya siguro walang shortcut. So, you need to select it po talaga. So, yung sinasabi ko lang po kahapon para mag-navigate around, siguro na mas madali. For example, madami na po tayong artboards. Tapos, yung ibang artboard nandito sa baba. So, nandito ka, gusto mong tumaas doon. Ang mayayari po niyan, just press yung space bar po natin. I-drag nyo lang po. Pag makikita nyo, magiging kamay yung hand icon yung ating mouse. Then, mapupunta po kayo sa artboard. Then, just select artboard. And then, particularly po, doon kayo mag-e-edit. So, yun po yung ating mga sagot sa katanungan kahapon. So, I hope nasagot ko po ng maayos yung mga questions. And medyo natagalan tayo ng isang oras na. So, ayan. So, okay na po ba tayo dun sa questions? Ngayon, mag-proceed na po tayo sa ating hands-on dun sa activity natin, which is para makakuha po tayo ng certificate kasi we need to have our output, which is sinend ko po yun sa Google Drive and pwede nyo po siyang i-download. Ang nagkakaroon lang po ata ng problema sa iba, hindi ata nila ma-open. Which is, kanina po, earlier I mentioned na pwede, ang ginawa ko po kasi dati doon, ay nan-install ko po, nire-install ko po, tapos in-open ko ulit, gumagana po. So, wala pong issue doon yung wala pong, na-mute ata ako. Okay. Wala pong issue doon yung if ginawa ko siya sa Mac OS, tapos i-open mo siya sa Windows. Wala po kasi many times na po ang gumagana ng ibang files din galing, for example, exported po siya sa Windows OS, then ginagamit ko okay naman po. So usually, nagkaroon lang po ng problema siguro sa pag-i-install. So, pero huwag niyo pong i-uninstall ngayon kasi kailangan po natin yan. So ngayon po, ang gagawin na lang po natin, since ang hindi lang naman po natin ma-open is yung XD file itself, pero meron naman po kayo yung mga resource files natin like the fonts and the images. Siguro sabayan nyo na lang po ako na gumawa para po at least na-explore nyo din po on your own. So, pasensya na po kung in behalf of Adobe XD, kung may inconvenience, hindi nyo po ma-open. Pero magandang din po yan, avenue para ma-explore nyo din po lalo. So, start na po tayo. So, naka-present na pala ako, sorry. So, gusto ko po i-open nyo po yung inyong Adobe XD files. Okay? And then, automatically po, i-open nyo na yung workspace po natin. So, let me know po sa chat. Chat nyo lang po kung... extract nyo muna yung folder po. Okay, explain ko po muna yung directory noon. So, basically po, ganito po yung itsura nung ganito po yung itsura nung ating directory. So, merong sources, 1 sources, 2 fonts, 3 elements, 4 exports, 5 documentation. So, usually po, ganito ako nagmamanage po, organize po ng aking folders para po hindi nakakalito. Kasi pag
sobrang dami na ng file yan, gaya po ng mga projects mo namin, like this one. So, nakakalito na siya. So, maganda na maayos po yung inyong directories po. So, in our case po, sources, fonts, i-install nyo po yung fonts po natin. Itong Poppins po. Bakit may ano dito? Kahit hindi nyo na po i-install yung ano, Barlow Semi-Condense, install nyo po yung font na to by selecting all this TTF file. Then, open nyo lang po. Install nyo po. Right-click sa Windows po. Right-click and then open po. So, let me know po kung na-install na natin yung font. Kung hindi nyo po ma-install, okay lang po. Gamit na lang po tayo ng ibang fonts. Wala din pong problema yon. So, initial lang po ito. Sa sources naman, nandito yung ating XD file. Yung iba hindi ma-access. And then yung Adobe PSD file dun sa Adobe na nilagay po natin dito. Okay. And then sa elements po natin, usually po ang kailangan lang po natin dito is yung SVG. Yung SVG file po, ano po siya, vector file po siya na pwede pong i-edit sa Adobe XD. Pwede rin po sa Adobe Illustrator. Pwede po natin i-manipulate yung colors po nun. Unlike po pag PNG yung gagamitin po natin. Andito rin po yung ating stock images na gagamitin, which is yung mga images na ilalagay po natin sa ating edi-design na website. And then ang ating mga recipes po, which is yung nilagay po natin dito. So basically po kasi, bigyan ko lang po kayo ng quick background. Walang gamit. Ano sabi? Hindi ma-open. Walang gamit yung mga custom folder sa Windows. Better delete it. Opo, wala naman pong issue po yun. Just open lang po yung ating ano XD file po. Yun po yung kailangan po natin. Hindi po pwede ma-install. Anong... Excuse me na po. Opo, so... Ikuwento ko lang po yung background po nung ano, nung story. Yung reason kung bakit po ganito yung pinili kong setup po ng website. So since, siguro yung iba sa atin di pa nag-launch. And then, inisip ko po yung makaka-relate po tayong lahat, yung common ground po natin. So inisip ko, why not food? Tapos Filipinong foods. And then, habang ginagawa natin to, natatakam tayo. So, na-focus pa tayo dun sa ginagawa. So, kaya din siya red. Okay, kaya bakit po red yung pinili ko? Kasi ito po yung kulay for a food. Hungry, parang ano, feed. Yun po yung indication po kasi ng color red. Diba, usually, McDo, KFC, Jollibee, red po yung mga yan. Dahil pag nakita mo yun, parang na-attract po sila. So, kaya po siya red. Siyempre po, user experience, kailangan po natin consider. So, food yung ating sino-showcase, so dapat nagko-connect din po yon. So, yung iba daw, natatakam na. There was a problem. Import assets po. Nag-appear kapag in-import yung pictures. Okay. Huwag po muna tayo mag-import ng pictures. Okay po. Hands up po tayo. Huwag po muna tayo mag-import ng pictures. Kasi ang gagamitin po natin is to drag lang po. Okay? I-drag lang po natin yung images. So, hindi ko po nasabi, okay lang naman po mag-import, pero may mga tendency po kasi na, di ba, para po ma-mask natin yung image dun sa mga shape is you want to drag them. So, hindi po natin i-import yung mga yon. So, ang system po kasi, kung gusto nyo, sabayan nyo po ako gawin natin, simulan natin, okay lang po. And kung gusto nyo magsimula as individual, okay lang naman po. Yung activity po, may link po tayo. Usually po, ayan po yung link may nag-send po. Thank you po, Sir J. Tech. With actual plan so we can proceed. Okay, sige po. I respect po yung sinabi po ni Sir Francis since yung iba po nag-prepare po talaga sila, nag-install po sila. So kung hindi po natin makakasabay, sorry po, pero we need to start na po kasi yung oras din po kinakain na yung ating activity. So asabay nyo na lang po ako. Hindi naman po natin kailangan, sabi nga po ni Ma'am Catherine kahapon, hindi po kailangan gayang-gaya, basta may output po tayo that we can present na na-apply po natin yung natutunan natin. Pero make it presentable po. Siyempre po, we want good UX and UI. So, simulan na po natin. Ako din po, hindi pa po ako nag-launch, so gugutom na rin ako. Pero
simulan na po natin. So, hindi po ako nananadyas, sadyang ganyan lang po para mabuhay po yung ating mga kaluluwa. Ayan. So, basically, makikita nyo, if ever po sa mga naka-open po ng files nila, or if ever po na hindi nyo ma-open or hindi nyo na-install po talaga yung Adobe XD, bear with us na lang po, panoorin nyo na lang po yung hands-on natin pa sa mga hindi po nakaka-access, or mayroon kayo Adobe XD, pwede naman kayo mag-create ng file. Just create a new file and then sundan nyo po kami. So, create po kayo ng new file, file, new, and then select po natin yung Web 1920 by 1080 po. And then, let's jump into our activity. So, pinaiklian po natin yung ating prototype na. Kasi usually, normally po, ito yung ginawa kong wireframe po natin. Medyo mahaba po siya. And considering po, halos lahat po kayo ay beginner. And kaya po siya nagbawa. Kaya po tayo nagbawas para i-cater po yung yung time para masyadong basic lang din po. Okay, so start po tayo. So, kung makikita nyo, may wireframe tayo and then may high fidelity po tayo na image lang po sa inyo. In my case, syempre po, ako po yung gumawa, so pwede ko po itong galaw-galawin. Ayan. So, start po tayo by creating our new artboard. So, dito po sa part na let's do it here, dito po natin i-add yung ating artboard, okay? So, on your top screen sa ating pasteboard, makikita nyo yung ating elements, which is I added them already po sa ating colors assets. Andito na po yung mga yan. And then yung ating typography, andito na po yung mga yan. Elements na lang po ang kailangan natin i-copy. Paano po ulit mag-copy, mag-duplicate? Just press Alt key and then select the item, then drag nyo lang po Alt and then drag. Maduduplicate po yung mga elements po natin. And then may cards na rin po tayo dito, which is ito yung gagamitin natin for this part. And then yung image na mobile application na ginawa ko lang ng simple para hindi po tayo, ano, kung mapapansin nyo, naka-lorem ipsum lang po yan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo maglagay ng ano text copies, pero since medyo gawal po tayo sa oras, 1 hour na lang po, I'll do my best po to explain po and teach you po paano gawin to. So, start na po tayo. So, first thing first na gagawin po natin, select po natin yung keyboard shortcut na A, which is that is ano po, artboard. And then let's select here sa pinaka baba po 1920 by 1080 na size. So once you click that, lalabas na po yun automatically. Let's go with the select. Okay, minabagalan ko po konti para makasabay po tayo. So naka-create na po tayo ng artboard. So let me know kung naka-create na po kayo. Okay, so, ayan, may artboard na po tayo, and then, ang gagawin na po natin, syempre po, gagawa po tayo from the top to bottom. Hindi po tayo gawa tayo dito, saglit tayo sa baba. So, from top to bottom po tayo para mas madali. So, in here, you have your wireframes here. And kung gusto nyo, i-copy nyo to, okay, and then i-paste nyo po dito, like, Control C, kasi naka-groups po yung mga yan, home, alagay po yung mga yan. Paste nyo lang po, lalabas na po yung layout structure po natin. Pero kung gusto nyo pong matutunan po talaga ng manually, syempre po, sundan nyo po ako. So una, we need to first check yung ating columns. Paano po natin gagawin yung columns? I-select nyo po yung control. Okay, select nyo po yung artboard. Oops. Select nyo po yung artboard, punta po tayo dun sa grid, sa baba, sa ating property inspector. Sundan nyo na lang po ako. Select layout. Okay, layout. Automatic po may lalabas na 12. 12 po yan. Pagbibilangan nyo po, dapat 12 yan. Kung 30 po yan, medyo may naiba po kayo sigurong settings. Pero usually po, default 12. Leave it as it is na po. Wala na po tayong gagalawin dyan since yan po yung default ni 1920 by 1080p. So ngayon meron na tayong column, dyan po tayo magbabase nung ilalagay nating design. Okay? Para hindi mahirapan yung ating mga developers at saka optimize po siya pagdating sa mobile responsive design. So ngayon meron na po tayong layout, paano po nagkaroon yon? Dito po sa grid, i-check nyo lang po yun, lalabas na po yan. Okay, let's start na po with our first navigation bar. Ang tawag po dito, yung usually may makikita kang logo, then may pipindutin ka sa taas. Ang tawag po doon is navigation bar or navigation link. So, para makagawa po tayo niyan, we need
anong tool po ang kailangan natin? The text tool po. So you need to add text, which is one point text lang po siya. So select po natin yung text tool natin dito. And then type anywhere po. Kung gusto niyo pong mawala muna to, yung columns po natin na 12 yung kulay blue na grids, pwede niyo pong iselect yung artboard, i-uncheck niyo lang po yan, hindi po mawawala yun. Kung gusto niyo ibalik, so minsan pag naglalagay ako, pag saan na lang ako naglalagay, pag nagsusukat na po talaga ako. So usually, tinatanggal ko po muna yan para hindi masakit sa mata. So let's select the text tool, click po natin, once, left click, and then mag-type lang po tayo, sabihin natin home. Ayan. Hindi pa po muna natin babaguhin yung mga styles. Hayaan lang po muna natin tayo mag-type. I-type lang po natin lahat. So, paano po tayo mag-duplicate para mabilis yung trabaho? Alt. Okay. Press yung Alt po natin dito sa keyboard and then right-click, drag po tayo dun sa ating item. So, ganun din po. Ulit, select nyo yung dalawa para mas mapabilis. Press Alt. Duplicate po natin. So in our case po, kailangan po natin ng 1 2 3 4 5 na navigation link. So kulang ng isa, i-copy lang po natin 'to and then duplicate. I hope nakakasunod po tayo. And then kung medyo na mabibilisan ko po, sabihin niyo lang po. Okay, so meron na po tayong limang links which is i-rename po natin sila sa home, specials, recipe, contact, and download. So, yan lang po. I-rename lang po natin sila. So, once na nalagay na po natin yon, double-click nyo lang po yung text to edit. Double right-click, left-click po. So, home, specials, downloads, hindi ko natanda yung iba. Contact, break tag ata. Natin baka may downloads or specials, then recipe. Ayan. Isang ating website ay isang recipe, a Filipino food recipe website. So ngayon, meron na po tayong lima. Now let's add our logo. Nasa sa inyo na po yan kung paano po yung gusto nyo. Pero usually text lang po yun. So pagkain.ph. Pag wala po kayo, copy nyo lang po ito. Paste nyo po dito or alt, then i-drag nyo po hanggang dito po sa ating artboard. Ngayon, meron na po tayong text. Ang kailangan po natin susunod is yung picture kung saan, for example, yung account mo, ilalagin mo siguro, kailangan mo na account. So, para ma-create po yun, una po, kailangan po natin maglagay ng name, which is in my case, this is my name. And then, kailangan po natin ng circle na shape, which is dun po natin imamask yung ating image avatar. So, paano po natin gagawin yun? Press the letter E, ellipse tool po tayo, and then, para mag-create po tayo ng perfect na circle shape, press po natin yung shift key while using the ellipse tool. So, shift key, press nyo po yun, and then, drag left po tayo. Ayan. And then, pwede nyo po yung i-resize. For example, hindi nyo po masyadong malaki siguro, or maliit, pwede po nating isakto po yan. So usually po ako, pag nagdi-design po ako, doon ako sa sakto lang na numbers. So pag 58 yung nagawa ko initial, ginagawa kong 60 para po sakto na wala nang butal-butal. So yan po. So ngayon, na nakagawa na tayo ng ating ilalagay, which is may kulang pa yung settings na down, drop down ano icon. Para magawa po natin yun, select po tayo ng Polygon tool. Okay? Polygon tool, i-drag nyo lang po and shift ulit para maging perfect po siya. Ayan, maliit lang po siya. So, sabihin natin 11. Ayan. So, dito po, usually, kapag masyado pong mataas yung pagka-triangle niya, ibaba po natin dito. Okay? Para maging ano lang siya, saktong shape lang po siya. Ayan. And then, para po mabaliktad natin, since ang gusto natin is pababa, pwede pong dalawang option. Una po is rotate. Okay? I-rotate po natin. Nakakasunod pa po ba tayo? Hindi po ba mabilis? Let me know po kung mabilis or nakakasunod naman po tayo or sakto lang. Nababagalan kayo or nabibilisan.
Mag-chat po tayo para alam ko po. Okay, sige. So ngayon, na naka-create na tayo ng shape, and then na-meet na natin yung ating navigation link. Now, let's position it. Okay? Position muna natin sa taas. And then, para makita po natin, check po natin yung, select po natin yung ating artboard, and then layout. Check po natin yun para makita natin yung ating, kung saan natin ilalagay ito. So, first thing first, kailangan ilagay mo muna yung dulo-dulo para alam mo kung saan mo ipi-place yung nasa gitna. So, in our case, ipapagdulo natin yung ano, logo natin. Okay, dito. Kita nyo hanggang dulo yon. And then, yung ating tatlong to. So, paano iselect tong tatlong to? Press po yung ating shift key. Then, select nyo po siya isa-isa. Basta naka-shift po kayo, maseselect nyo po yung tatlong yon, itong items na to. And then, pag-gilid po natin sila, wala po kayong pipindot yung iba, basta i-drag nyo lang po, i-click right, left-click nyo lang po na drag lang sa dulo po. And then, paano natin magpapansin, di ba? I-cancel ko po muna yung ating layout column. So, kung makikita po natin, itago ko lang po to para lumaki. Ayan. Kung makikita natin, di ba, ang layo ng pagkakapantay. So, dito na po pumapasok yung helpfulness po ng ating auto grid. So, ang mangyari po, itaas po natin lang to. Makikita nyo po yan. Kung may makikita po kayong guides, ibig sabihin, pag nasa center po yun, ibig sabihin, lahat po sila pantay-pantay in the middle. So, horizontally po, pantay-pantay po sila. So, once na naitaas mo yun konti, and then nakita mo hindi sila pantay, alam mong hindi sila pantay. So, very helpful po ito. So, ngayon, balik po natin yung ating artboard sa layout. Ayan. So, makikita natin, medyo sumobra tayo kay ano, ibalik natin siya. Or para makaselect po kayo ng mabilisan, just select and drag po tayo yung buong items po. Yun po. Ngayon, balik po tayo. Alisin natin ulit yung layout para mas nakikita po natin ng maigi. Ito ngayon, gusto natin pabaliktad siya. So, dalawang paraan po. Pwedeng i-rotate natin gamit yung select tool natin. Punta po kayo sa corner. I-rotate po natin. Shift po tayo. Okay? Para every 15 degrees po. Hindi tayo magsobra. Baka mamaya ganyan yung magawa po ninyo. So, shift po tayo. Ayan. Pero, mas mabilis po para magawa po yon is yung ating flip a vertical. So, ito, pindutin nyo lang po sa ating property inspector, flip vertical. Ayan. Na-flip na po natin siya. Now, na-position na natin. Ngayon, magdadagdag na tayo ng styles. Okay? Yung appearance, yung colors, and yung sizes nila. So, ito yung kulay natin na desired color na makikita natin. So, balik tayo dun sa ating ano assets panel. Ibukas nyo to para nakikita yung ating assets. Pwede nyo pindutin to para mag-iba yung view. Ayan. Ito, part na to po. Okay. Ngayon, may kumbaga ito, color palette po natin to. Dito po tayo mag-select ng kulay po natin yung tinuro ko po kahapon. So, ngayon, unahin po natin yung ating logo. So, kung tinatamad po kayo, pwede nyo lang pong i-copy yung ano, nasa wireframe, paste nyo na lang para po sumakto din. Pero kung gusto nyo pong sundan ta itong ano, okay lang naman po. So, select yung ano logo natin, then character style, select nyo lang po to. Or, ano, masyado na itong malaki. Punta tayo dun sa 40 points na pop-ins. Ito po. Or kung hindi nyo pa na-install yung font, kahit anong font, okay lang po. Select nyo po yun. And then, balik po tayo dun sa layout. Ang shortcut key po nun is... Ay, mali. Layout. Ayan. Ayaw. Ang shortcut key po nun is control comma. Okay? Oops. Ayaw, naglulong. Ayun. Nag-i-square sa akin. Hindi ko alam bakit. Pero dapat naka-layout po tayo. Layout. Hindi po yung square. Kasi yung square po, ano po yan? Grid na po siya ng box. Square size po. Yun. So, perfect po siya. Nasa gilid pa rin. So, ano lang natin. So, nailagay na natin yung logo. Ngayon, lagyan na natin ng kulay. So,
So next, para makulayan po natin to, hindi na po natin kailangan pumunta sa ating property inspector para i-select yung eyedropper natin and then ipunta natin dun sa color natin dito sa assets panel. Hindi na po natin gagawin yun. Ang gagawin na po natin is just click this color. Basta nakaselect po tayo sa desired item po natin, like in this case yung logo, and then select yung ating colors, automatic po, magkakaroon po ng kulay yung ating text logo. Now, meron na tayong logo. Next, yung ating mga navigation links. Eh, di ba, nasa gitna to, kung makipapansin nyo yung ating layout, naglagay kasi ako dito na ano, part kung saan pinopromote natin, di ba, yung ating fundamentals yesterday, show rather than tell. So, papakita natin na pagbukas ng mga tao to, alam mo na, makikita agad nila yung gusto kong lutuin to, di ba? May user experience. So, ganito yung ating itsura ng nasa, saan tayo? Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat hanggang 6 lang yung ating column. So, ang shortcut key po nun is Command-Shift, comma. Para malumabas po yung ano, mag-hide and unhide po. Ay, oh, tama, hide and unhide. Okay, punta po tayo, punta natin sa dulo itong mga to, which is sa 6. So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat yung ating contact ay nasa dulo ng 6 column. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat nandito siya. So, multiple select and drag po natin hanggang magtama po siya sa ating linya. Ngayon si home, kung titignan natin sa ating wireframe, okay, nasa pang 1, 2, 3 po siya dito sa dulo dapat. So, ang gagawin po natin, ipi-place po natin siya sa dulo ng ating third column. And then, dito na papasok yung alignment, yung tinuro ko po kahapon dito sa ating property inspector. Andito po. Ang mangyari po dyan, di ba, dinidistribute niya yung alignment equally. So, select them all, and then una, i-distribute po natin siya vertically, align vertically. So, pag pinindot po natin yan, for example, nandito po sa baba si contact, eh gusto nyo minsanan na po, click nyo lang po silang lahat and then click the align vertical. Okay, may nag-message. Check natin, baka importante. Okay, hindi maload. So, nag-vertical ano po sila, alignment sa middle. So, lahat po yan pantay-pantay. Since nalagay na po natin yung sa dulo-dulo, syempre, itapat lang po natin. So, nakaselect po tayong lahat and then wala po tayong gagawin sa keyboard, kundi mouse lang po, i-drag lang po natin. And then makita nyo po, pag nag-center po yung mga yan, ibig sabihin, pantay-pantay po sila. Now, kung nakita po natin, hindi pa rin sila, ano, taliwas pa rin itong mga to sa columns natin. Ang mangyari yan ngayon, you select them all again and then click po natin yung alignment, which is distribute horizontally dun sa mga links po natin, home links. So, click, select po natin silang lahat. Make sure naka-select po silang lahat kasi hindi po mag-enable yan. Kailangan po, para mag-enable yung ano, distribute evenly po natin ng horizontally and vertically, kailangan greater than 2 po yung naka-select na item. So, in this case, pag select lang po yung dalawa, hindi nyo po mapipindot yun. Take note of that po. Kailangan greater than 2. So, in this case, 3, pwede po. So, select them all and then horizontally distribute them. So, kahit hindi na siya tumatama doon, okay lang, at least yung dulo-dulo is naka-depende siya sa columns. Wala namang masyadong problema po yan. So, ngayong na alagay na natin siya evenly, so ang desired size po natin sa ating wireframe is 16 point. And then, ang ginamit is yung font. So, kahit ano naman po, pwede po yun. Walang masyadong issue po doon. So, select them all again. Ngayon po, mag-style na po tayo dun sa text nila and then yung color. So, select po natin yung 16. Lagay po natin dito, 16. And then, select po tayo, in my case, Poppins po yung font natin. And then, lagay po natin sa medium. Ayan. So, nagbago po yung ating font style. And then, since ang kulay po natin is black, ay ang default color po is gray kay Adobe XD, gagawin po natin siyang black. So usually po, ang pinaka-recommended na mga kulay ng text sa website is black. Pag contrast po sila. Ayan, so nagawa na po natin
yung una nating part sa home link. And then next po natin yung sa dulo. Okay? For this one, 'di ba? Sabi natin maglalagay tayo ng image. So I suggest po kung may pictures po kayo diyan o kahit yung mga pictures na natin na Adobe ganito ganyan yun lang i-drag niyo dito. So para mag-mask po tayo sa shape ng circle, you want to select an image from our stock images. Punta pa tayo dun sa directory. Pwede pong lutong Ilocano nasa sa inyo po yan. So, since activity po natin to, kung yung output po ninyo gusto nyo medyo maiba, wala pong problema dun. So, I'm just showing you how to create using yung mga tools po natin na inaral kahapon. So, kung gusto nyo i-customize siya, di ba nakaka-enjoy i-edit pag ano, gusto mong gumawa ng sarili mo, kung gusto mo, ikaw mismo ilagay mo dito, palitan mo ng title, myself, ganyan-ganyan. So, pwede rin po yun. Walang problema. So, ito po yung layout po natin. Then, select po tayo ng image. Okay? Drag na po natin. So, for example, ito, gagawin kong avatar ko to. Ang tawag po kasi sa mga ganun, mga picture ng users is avatar. Kasi placeholder lang po siya. So, i-drag po natin. Make sure na nakaselect po tayo dun sa ating shape. Okay? Sa mga windows po, i-drag nyo lang din po. Pwede po yun. Okay, i-drag po natin yung image na gusto natin, shoot po natin dun sa selected na item, bitawan nyo po, and nandun na po siya, naka-mask na po siya. So in this case po, meron po tayong border na puti, okay? Border na puti, and then white po yung ating dalawa. Pero pag nag-start po kasi kayo, since nagsisimula po tayo from top to bottom, usually nag-iiba-iba yan, depende po. So usually sinusundan ko na lang po yung wireframe na ginawa ko. So, ngayon, we need to add a white border. So, maglagay po tayo 5. And then, palitan po natin ng white. Okay? Kasi white yung ano. Ngayon, hindi po natin yung nakikita kasi syempre po, yung ating background is white. And then, change din po natin to. Mamaya po natin i-change to sa white. Kasi pag change po natin yun ng white ngayon, yun na natin nakikita. So, i-update lang po natin yung font style, which is po kanina is 16 point. Then, Poppins po. Poppins medium. Ayan. And then, select the color black. Paano mag-color ng black? Press nyo lang po ito. Black. And then, this one, gawin po natin siyang white, di ba? White po ito. Technically po, white na siya. Alisin lang po muna natin yung border. So, hindi po natin yung nakikita, pero nandyan po yan. So, nagawa na po natin yung ating navigation link sa ating first website. So, kung if ever po na ginahold po tayo ng oras, I'll just explain po yung hanggang dito po siguro kung ginahold po tayo. Pero you can, basically po, yung mga tinuro ko po dito, pwede nyo na pong ma-apply dito. Okay? So, yung mga bilog-bilog dito, magagaya nyo na, magagawa po natin yan kahit tayo na lang pag naturo ko na po ito. So, tuloy na po natin. So, ngayon natapos na natin yung ating navigation link, gagawa ngayon tayo nitong sa part na to. Usually po kasi, ang nangyayari, inuuna natin yung mga images kasi pag napwesto na po natin sila na maayos, madali na lang pong magkamada dun sa mga text. Kamada, ibig sabihin mag-positioning. Hindi na tayo mahirapan na kunwari, ito yung inuna natin, ang laki. Kunwari, ganyan yung nalagay natin, wala pa to. And then, naglagay ka na ng ganito, napansin mo, ay, ang laki pala masyado nung ano. So, mas maganda po unahin yung mga parts na maglalagay ka ng images or designs para alam mo na agad kung saan mo ilalagay yung mga text. So, in advance, inisip mo na kung saan mo ilalagay yung mga yan. So, in our case, gawin na po natin itong design na to. So, una, gagawa po tayo ng rectangle shape. Ito po yun, yung red. Anong kailangan po natin? The rectangle tool, which is ang shortcut po nun, is R. And then, kung titignan natin sa columns, okay, nandito siya sa 1, 2, 3. 3 na pangatlong column po. So, paano mag-add ng rectangle? Hindi po ito perfect na rectangle. So, okay lang ka, hindi po tayo mag-shift key, mag-hold ng shift key. So, nasa third po siya, and then simula po tayo sa taas since top to bottom po tayo. O kung trip nyo sa baba ay magsimula, okay lang din po. So, i-left click drag po natin pababa.
So kung mapapansin nyo, natakpan yung ating navigation link. Bakit? Kasi nga, yung layering po, mamaya makita po natin. So i-drag po natin hanggang sa pinakababa, hanggang sa pinakadulo. So mag-i-snap po yan. Ibig sabihin, automatic po na hindi kayo sobra dyan kasi tinutulungan kayo ng smart guides natin. So pag sinobra nyo, talagang sinobra nyo po na yun, sinadyan nyo na. Pero pag sakto po natin, yan lang din po yan. So now we have created our right panel, yung ating section. Now, kulayan natin to ng red. So paano yun? Just select po yung red. And then, balik po tayo sa ating layer. Dito sa layer panel, di ba tinuro ko po kahapon yung paano yung layerings po. So if nandito yung isa and gusto mo nasa ilalim, ipababa nyo lang po siya. So in our case, background C-shape, kailangan nasa pinakababa siya. So ibaba po natin siya hanggang sa pinakadulo po ng ating layers para po lumutang yung ating navigation link. So pwede na po nating palitan ng kulay yung ating pangalan into white. Pinakamadali po, ano, pindutin nyo lang to, punta kayo sa assets panel, select nyo yung item, then color. So ganun lang po kadali. Okay, bawasan po natin yung ano, border, masyadong mataba. Ayan. So, unti-unti, di ba, nagkakaroon na ng ano, structure. Ngayon, gumutahan ng ano, alisin natin yung border po na itong ano, section na to. Ito po, yan, check po natin. Para walang, kasi automatic po kasi every time na mag-a-add po tayo ng shape, meron po yung automatic na border kasi para ma-visualize natin kung nasaan yung nilalagay natin border. Kasi kung wala yan, automatic po kasi white yung kulay ng shape, so hindi natin makikita sa background nating white. So may custom po yan. So take note po yun, every time na mag-add tayo ng shape, make sure na hindi po nagkakaroon ng border. Kasi depende na lang po kung gusto nyo po talaga lagyan ng border na gray. Diba? So depende na lang po. Pero in our case, hindi po. So ngayon nalagay na natin yun, next naman natin ilalagay ngayon is yung picture na para malaman na natin kung saan yung pwesto talaga nito. So paano tayo magda-drag? Since hindi tayo magmamask, i-drag nyo lang po yung file na yun. Mahanap po natin yun sa elements. Ay sa folder na elements. Punta po tayo sa ito, elements. Tapos ito na po pala, dito siya sa labas. Okay, elements then adobo.png. So select mo natin yun, then i-drag po natin sa ating pasteboard. Huwag po dito. Kasi pag dito nyo drinag, syempre mamamask po yan. So make sure po na hindi po natin i-drag sa ating shapes. Dito po, pasteboard. So nandun na po yung ating adobo. I-drag po natin dito sa loob ng ating artboard. Baka may nag-edit. Ayan. So ngayong nalagay na natin to, syempre i-resize natin yan the way na gusto natin. Ang nangyari dito is yung gitna nung shape natin, yun din yung gitna ni adobo. So, nakakagutom na. So, yan. So, kung makikita nyo, di ba, nag-i-snap siya. Ayan, o. Nag-i-snap yung... So, make sure na nasa gitna-gitna po ito. And then, nasa gitna rin ito ng ating shape. Paano po yun? Select nyo po yung ating image. Shift. Or pwede nyo pong i-ganito. Drag. And then, select nyo po itong align middle para mag-align po sila gitna po na ating. So, for example, gusto nyo maglinya sila ng gitna, vertical, isang pindot lang, maglilinya na po sila. So, take note po na kung sino yung greater na may value ng height or width, yun, doon po magko-conform yung mas maliit na value. So, for example, itong adobo image natin, nakalagpas siya doon sa shape po natin, kapag vertical line po natin, alignment po natin yan, ang mangyari, mag-meet sila doon sa gitna. So, ang mangyari niyan, makita nyo, hindi siya yung sakto. So, make sure po na hindi po ganun yung nangyayari. Dapat nasa loob po nito. For example, nandyan, para mag-conform po siya doon sa height and width po nung ating shape. So, ngayon nalagay na natin, in our case, mas malaki dapat. So, lakihan pa natin. Paano po lakihan yon? Select tool, then i-drag nyo lang po yung ating shape. So, yan. So, kung nalilito kayo, type nyo lang po 800 by 800. So, nakuha na po natin yung eksaktong size. I-line po natin ulit. Mag-i-snap po yan. And then, pag ayaw, tinatamad kayo mag-vertical alignment, mag-i-snap din po yan.
Parang ganyan po. Ayan. Ngayon, nalagyan na natin yung ating adobo. Next naman natin is yung ating gulay, which is yung ano bang tawag dyan? Lettuce. So, para makuha po natin yung lettuce na yan, punta po natin sa ating resource files. Doon po sa ating elements, makikita po kayo dito yung lettuce 1. Right? I-drag po natin yung sa ating pasteboard. Make sure po na hindi siya shape. So, na-drag na po natin. Di ba, napakadaling mag-add ng image. I-drag mo lang. Hindi masyadong naglo-load na matagal. Mabilis na siya. So, in our case, dapat nasa gitna siya. So, i-gitna rin po natin to. Yung size niya, okay na po yan. Kaya po bahala kung gusto nyong malaki, maliit. And then, since natatakpan niya si adobo, kasi nga po, yung layer, nauna po si lettuce. So, make sure na ipailalim natin si lettuce na image dun kay adobo dito sa ating layers panel. So, yun. Mabilis ba? Sorry po. Behind text. Select shape. Paano po mag-behind text yung rectangle? Para mag-behind text po yung rectangle, okay, balikan lang po natin sa mga hindi po nakakasunod. Ito po, yung layers po kasi natin, kailangan po nating itandaan po ito kasi very crucial po ang layerings. So, dahil nakapaibabaw, paano nakapaibabaw si elements natin sa right side? Bale, ang nangyari po dyan is, di ba, una po, ganyan pong sitwasyon. Tatakpan po yung rectangle dun sa ating text. Ang mayari po yan, kung gusto nyong lumutang po yung mga ibang elements or yung items, in our case, yung picture natin and then yung text and then yung arrow natin na dropdown, ang mangyari po yan, ipailalim nyo lang po yung si rectangle sa ilalim nung, for example, ito po, i-hide po natin yan. Ito po si chicken, ito po yung pangalan natin, and then ito po yung arrow natin. Polygon, si pangalan, and then si avatar po natin. So, kailangan po natin na ipailalim si rectangle para lumutang po sila. So, sa mga hindi po nakasunod, ibaba lang po natin. Okay? Pinakababa na lang po para safe. Yun, lumutang na po yung nasa likod. Kasi, pinalikod na po natin, pinababa na po natin si rectangle po. Opo, tama po yun. Control brace po, shortcut po nun, control brace left and control brace right para pumunta po siya sa taas, pumunta po siya sa baba. So parang ganito po. Nakikita nyo gumagalaw po yung ating layers. Yun po. So moving on po tayo. I hope nakakasunod pa rin po kayo. So try ko pong babagalan po. Pasensya po kung mabilis. Eh, medyo gaul na po tayo sa oras. So I want to explain everything po para in your case po magawa po natin ito. And pag nahirapan po kayong gawin ito, meron naman po tayong wireframe dito. Yun po ang kagandahan ng wireframe kasi i-copy nyo lang po ito. Ctrl-C. Punta po kayo dito sa artboard nyo. Ctrl-V. Andyan na po yung elements. I-edit nyo na lang po sa ating property inspector tool. And I'll let you explore it na lang po yung ating mga tools. Basically po, ang importante po dito, at least nakikita nyo po kung paano po yung behavior po natin when designing po yung website. At least nakita nyo po yung process po in flow. So ngayon, nakagawa na po tayo, na-add na po natin. Next po nating ilagay yung mga background po natin na bilog-bilog. So kung tinatamad na po kayo, ay hindi po nailagay sa ano yun. Mangyari po, para makagawa po tayo ng ganito na characteristic po, ang mangyari po ito, hindi ko po ito naturo kapan kasi advanced po ito. Let's go with the ellipse tool kasi kailangan natin ng madaming bilog-bilog. So, sundan po natin maigi. Babagalan ko po. So, select po natin si ellipse tool. Okay? And then, medyo zoom in natin konti para at least alam natin yung perspective kung gano'ng kalaki. So, ganyan lang kalaki. Shift po natin. So, ang size po nun, wait lang po. Ang size po nun is, sabihin na natin, 12 by 12. Ito po. 12 by 12 na circle. So, yan po yun. Ngayon, balik po tayo sa ating assets panel. Gawin po natin yung gray. Ito po, gray. Select po natin. Pindutin po natin. Alisin po natin yung border ulit. Ito po. Uncheck po natin. Then, meron na po tayong isang
circle. Eh, paano, sir? Ang dami-daming circle po nun. Paano po natin gagawin yun? So, kung gusto nyo maghirap sa buhay, i-copy nyo yan isa-isa. Pero meron pong mas mabilis na paraan. So, yun po yung hindi ko nasabi kahapon kasi advanced po siya. So, para hindi po kayo malito, sundan nyo po ako. Ngayon meron na po tayong circle na shape na 12 by 12 po ang size. Ang gagawin po natin is pindutin nyo po yung repeat grid sa ating property inspector na panel. So, select nyo po yung circle na isang circle, pindutin nyo yung repeat grid. Pag inindot nyo po yan, mapapansin nyo po nagkaroon ng green na dog points si circle. Once na drinag po natin yan pa right and pababa, mapapansin po natin kung anong mangyayari. So, i-drag ko po pa right. Okay, sundan po natin. I-drag ko po pa right. Makikita nyo, dumadami siya. So, yun po yung purpose ng repeat grid. So, in our case, sabihin natin kahit ilan, ganyan. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 para swerte. Ayan. 14, and then 14 by 14 ang gagawin natin. So, 14 circles sa width, and then 14 circles sa length, ay sa height. So, i-drag nyo lang ito pababa. So, may sarili niya siya. Siya yung bahalang nagduduplicate po nung mga shapes na to. So, very helpful din po to para hindi na kayo magdoble-doble sa trabaho nyo. So, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. So, nailagay na po natin. Now, kung mapapansin nyo po, when you're dragging your select tool sa, hovering your select tool po sa ating repeat grid na circles, mapapansin nyo may mga ganitong lumalabas. Ang assist po niyan, if kahit saan po kayo magpindot niyan, okay, ang mangyari po yan, ina-adjust nyo yung padding or sabihin na natin yung pagitan ng bawat isa. So, in our case, yung pa-horizontal na padding, pwede nating paliitin yon or palakihin gamit yung drag lang. So, left-click po natin yung pink na to na guides. Pag ibaba po natin yan, kung mapapansin nyo, lahat sila ay may 20 pixels na difference. I mean, in between. So, pag ibababa po natin yan, dadami din po yan, lalaki din po yan, lahat sila evenly. So, for example, gusto natin na sa 15 lang to, 15. So, lahat sila 15 horizontally. Ngayon, syempre, gusto natin uniform sila vertically. So, ganun din po gagawin natin sa vertical padding po ng mga circles na to. So, ano po gagawin natin? Parehas lang din po, idadrag lang po natin siya pa-left for add mas malaking value and then mas maliit pag sa pa-left po. So, try po natin. So, gusto natin, i-meet natin yung 15 by 15 na padding nila. So, kung gusto nyo palakihin, pa-right lang po, ganyan. Okay, pero in our case, gusto po natin 15 by 15 po yung padding nila. So, i-parehas po natin sila 15. So, even po sila lahat. Okay. Okay, paano ulit dumami yung circle? Sige, ulitin natin sa mga hindi nakasunod. I-delete ko po yan. Okay, sa mga ano po, huwag nyo na pong i-delete. So, create po tayo ng ellipse tool. Okay po? Select po natin. Shift po, shift. And then, number, size po is 12. Tapos, 12 po. Okay po. I hope nakagawa po tayo ng circle. And then, gawin po natin siyang gray. Sa assets color po natin, gray po yun. I-check nyo po. Okay, and then uncheck po natin yung ating stroke or yung border para gray lang po siya. Okay po? So ngayong 12 by 12 na po siya, ang gagawin po natin, sabi ko nga po, para mapabilis po yung buhay natin na magawa ito, okay, ang gagawin po natin is repeat grid. Yun po, makikita po natin yun sa may property inspector po sa taas. Charge ko lang, lobot na pala. Ayan. So, pindutin po natin yung repeat grid and make sure po nakaselect po tayo sa ating item. Repeat grid. Ayan. So, i-drag po natin pa right para dumami po. Horizontally, dumami po siya. And then, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 po ang desired natin. And then, hilayin niyo po pababa yung ating dragging points para dumami po siya vertically.
So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So yan po, para na-achieve po natin yung ating circles. And then, gawin po natin 15 po yung ating padding sa bawat isa. Horizontally po, and then vertically. So if hindi nyo po nasundan to, okay lang po kahit hindi nyo na po ilagay siguro. Kasi ano lang naman po siya, additional na design element lang po siya. So ilagay po natin siya dito. So make sure po na pumapantay po siya sa ating yung adobo. So ngayon, wait, hindi po ako nakalimutan po akong sabihin. Para po hindi nyo na po siya magalaw, pindutin nyo lang po, iselect nyo lang po itong ating grids ng circle and then click nyo po yung ungroup grids sa may ating property inspector panel po sa taas. Click nyo lang po yun, then magiging shape na po sila isa-isa. So click po natin. So mapapansin nyo, isa-isa na yan na shape. So I suggest, I select po ulit natin silang lahat. I-group po natin sila para at least pag ginalaw po natin yung buong circle, ay square na circle na to, lahat sila gagalaw, hindi po yung isa lang. So, i-group po natin sila. Paano po yun? I-drag po natin. And then, punta po tayo dun sa layer. Makikita nyo, di ba, ang daming circle po niyan. Ang mangyayari po niyan is Ctrl-G lang po or Command-G. Select nyo po lahat and then Ctrl-G po tayo. Makikita nyo po sa ating layer, naging isa na lang po sila. And pag gagalawin po natin sila gamit yung ating select tool, pwede na po siyang galawin as one. Ngayon, ilalagay na natin siya dito. So in our case, parang ganyan po yun. Diba? So medyo mas maluwang siya. Okay lang yun. Ang mangyayari po niyan, diba, nasa taas po kasi yung layer ng circles na to. Kaya nasa taas ng layer. So ang gagawin po natin, ibababa po natin siya dun sa baba ng manok na to. I mean, adobo na to. So, dun sa picture po natin, sa layers po natin, ito yung adobo. In our case, nasa taas po si circles group. Ibaba lang po natin sa baba ng ano, adobo. So, nasa ilalim na po si generated po natin na circles. And then, para ma-double po natin yan sa baba, ano pong gagawin natin? Press Alt. Okay, and then ibaba po natin, drag lang po natin the way nung normal na pag duplicate po natin ng mga items. So kung makita nyo, pinarehas ko pong 15 yun. 15. Para equal po silang lahat. So in our case, nasa ilalim na po si dalawang circles na squares. So design lang po ito. So, ngayong nasa ilalim na sila, medyo bawasan natin ng opacity para ma-apply natin yung tinuro ko kahapon, bawasan po natin. So, click nyo po yung dalawang to. Okay, select nyo po yung dalawang group na ginawa, na na-duplicate po natin. Ito po. Select nyo po sila. And then, punta po tayo sa appearance sa ating property inspector. And then, yung opacity, kung makikita nyo, nasa 100%. Gawin lang po natin itong 50%. Okay, so, ayan, nagkaroon po siya ng opacity. Okay, so natapos na tayo. Hindi na po natin to gagawin para hindi po tayo makain sa oras. Para may discuss ko po yung scroll. Ngayon, natapos na po natin yung sa right part po natin sa side. Doon na tayo magpapasok ng ating mga content na text. So in our case, ito po, pagkain. Ayan. Same concept lang din po the way how you add yung ating navigation links. Magdagdag lang kayo ng text and then i-edit nyo lang po siya, appearance, yung text, yung size, okay? And then make sure po na nasa column po siya sa gilid. So in our case, ito po, para hindi po kayo mahirapan, i-copy nyo na lang po yung ating wireframe po. Since naka-group siya, i-double click nyo po hanggang mapunta po kayo dito. Copy nyo po ito, okay? Ctrl-C, Command-C. And then, punta po tayo sa ating artboard. And then, Ctrl-V. Ayan. So, meron na po tayo yung text. Sample text title here. So, nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo ilagay. Discover lasang Pinoy foods yung nilagay ko po. Yung iba gusto ay Ilocano foods. Kayo po. Lasang Pinoy
foods. So kaya maganda po na meron kayong wireframe para bago kayo mag-design, at least meron kayong sinusundang structure na hindi kayo mahirapan. Kasi pag dito nyo din ginawa mismo yun, huwag nyo gagawin dito sa mismong wireframe yun. Kasi wala na kayong pagbabasehan ng structure nyo. Pag tapos nyo na, ganito pala yun. So, kailangan po nating may wireframe, mas madali po. So, nalagay na natin yung text. Paano natin ilalagay itong pagkain na malaking to as a design? Madali lang po. Add text po tayo. Right click. Lagay po natin pagkain.ph. So, yan po kasing name ng brand natin. So, para palitan po natin yung styling yan, dito po tayo sa inspector panel. Select po natin yung text and size. Sabihin natin 150 points and bold po siya. 150. Dinag-update. Ayan, 150. So, masyadong malaki dun sa, compare dun, ay, wala pa ng pH yun, sorry. So, nasa sa inyo po yun kung anong ilalagay nyo. Basta po ang importance po na nakikita nyo po kung paano po natin siya gagawin dito. So, balik po tayo sa ating layout columns. So, importante na itong mga to ay nakapantay po sa ating layout sa first column natin and dun sa end column po natin. So, ito, nakita po natin di siya nakapantay. Ay, nakapantay po siya. Kasi yung image lang po kasi ay talaga ay transparent. Ito, pantay po natin. Ayan. So, may nakita po kayong guides po ulit doon. Ibaba natin siya. So, ngayon, ang nangyari po kasi, nasa taas ulit si pagkain, which is dapat nasa ilalim po siya nung dalawang text po natin. Ang mangyari po yan, ibababa po ulit natin yung layers po sa ilalim po nung dalawang text natin, which in our case, Pinoy Foods and Discover Lasang Pinoy dito sa ating layers panel. So ngayon, nasa ilalim na siya. And then in our case, gagawin natin siyang gray ulit. So select nyo yung item na yon, go to the color assets panel po. Ito, and then select yung gray. And then palitan po ulit natin. Once na napalitan natin ng kulay, palitan po ulit natin siya ng opacity, which is makikita po natin yon dito sa ating appearance, dito sa ating inspector panel. So gawin po natin siyang 30%. So na-meet na po natin yung nandito. So kung makikita nyo po, may kulay siya yung ating artboard na medyo orange. Para mapalitan po natin yung kulay ng artboard po natin, syempre, i-select lang po natin yung ating artboard. Make sure na select po natin. Okay, rename na po natin para sabihin natin activity. Yan yung script. Ano po? May nag-present po ba kanina? May screen share. May nag-present po bang iba po kanina? Sorry po, hindi ko po nakita. Wait na po. Ulitin ko po i-share. Sample okay, na po, sir. Excuse me po, pwede po pakipin niyo po yung presentation ni Sir Renz kaya hindi po nawawala sa screen niyo po. Ipin niyo po yung presentation niya. Okay. Okay na po. Nakikita niyo na po? Pakain na po, Sir Renz. Okay, sige. Balik tayo. Saan ako nawala? Sa text po ba yun? Dito? Text, okay. Okay, sige. Ito po, balik ko po. So, kanina po ang kulay niyan is black. And then, binaba po natin siya sa layers panel. Dun, para hindi po siya matakpan yung ano, dalawang main text po natin. Kasi design lang po natin to. So, binaba po natin and then pupunta po tayo sa ating assets panel and then ginawa ko po siyang gray. Pinindot ko po yung color natin na asset. And then sa appearance po sa ating inspector property, pinalitan ko po yung ating opacity to 30%. Ayan po. So, na-update na po natin yung design and na-meet na po natin yung design natin sa high fidelity po natin sa kabila kung makikita nyo po.
So habang dinidiscuss ko po ito, if feeling nyo po, nakukuha nyo na po how to create these kind of designs, okay lang po kahit unahan nyo po ako sa mga hindi po nakakasunod, okay lang po sabayan nyo po ako. At least meron po ko tayong guides po sa ating kabila kung makikita nyo sa screen. Okay, ito po yung ating sinusundan. So ngayon, nagawa na po natin yung text. I-add na po natin yung ating, ito, yung ating search text field. So basically po kasi dito magsesearch yung mga users po natin ng, for example, yung gusto nilang lutuin, gusto magluto ay ng adobong manok, nakita niya to adobong manok, sinearch niya. So dito po yon. So pag mag-create po tayo niyan, meron na po akong nilagay sa ating elements dito sa taas. I-copy lang po natin ito. Okay, select drag po natin to. Then control C po natin para po hindi na po tayo mahirapan, or alt. Okay, drag po natin yan hanggang doon po sa baba ng ating text. So I hope na sundan po natin yon. Control C, control V, command C, command V, or alt, then drag niyo po. So ngayon, meron na po yung ating text field. And then kanina, na-distract ako kasi nawala pala. Babalikan natin yung sinasabi ko, which is yung sa artboard. Ayan, balikan lang natin. Hindi ko na nakalimutan. May kulay kasi yung ating artboard. So paano natin gagawin yun para palitan? Siyempre po, select lang po natin yung ating artboard. And then makikita nyo po sa inspector panel natin, andito po yung appearance and then fill. And then, kahit hindi nyo na po pindutin to or itong eyedropper tool, kasi meron naman po tayong asset, so just click po yung ating second orange po, yung light. Select nyo yun, magbabago na po yung ating kulay ng artboard, as you can see po dito. So I hope nasundan po natin. So di ba kanina nagsisimula lang tayo na parang wala, pero ngayon nakikita natin na it comes to life na yung one by one, nagiging buo na siya. So bawasan pa natin ito, sabihin natin 20%. So up to you po. Bina 30%. Ayan. So medyo mas okay tignan. Ngayon, nadagdag na po natin kanina yung ating elements, which is yung ating text field. Paano natin idadagdag tong button na to, yung search or go? Meron po tayong button dito. Okay, button po dito na red, which is ginawa ko po. I-copy lang po natin din po yun. Control C. Okay, punta po tayo sa ating artboard, select the artboard, and then control V po. So ngayon, nilagay na po natin yung ating button. Ipasok lang po natin siya sa ating text field. Kung mapapansin nyo, may mga smart guides po dyan. So makita nyo po, ayan. Nilagay na po natin yung ating button, which is pag interactive po, pwede po natin yung lagyan ng behavior. Pero advanced po yun. So ngayon, papalitan natin tong text niya. Since go yung nilagay ko, nasa sa inyo kung gusto nyo search. Kasi may text na po siya, text lang din po yun. Yung ginawa ko pong button, square lang po yan na shape, and then may text lang po sa loob. Ganun po kasimple yun. Well, and then, pwede pong palitan natin din yan ng go. Para mag-center po siya, ano pong gagawin natin para mag-center po siya? Okay, double click nyo po para ma-select sila sa loob ng group. Yung go na text, and then yung ating rectangle na shape, which is yung pinaka-button natin, select po natin silang dalawa, and then align middle, ito, align center horizontally, dito po sa ating inspector panel tool. So, pindutin nyo po yun, ma-align po siya sa gitna. So, kung gusto nyo lagyan ng arte pa, pahirapan yung mga developers, di ba? Nasa sa inyo kung maglalagay po tayo neto. Ang tawag po dito is yung ating border radius. So gusto natin isang point lang na ating border yung lalagyan. So double click po natin to, yung ating rectangle shape. Kung makikita nyo sa layers panel po natin sa taas, nakaselect po tayo dun sa rectangle na shape. And then, click po natin yung ating border radius sa ating inspector panel. And then, select po natin yung pinaka taas, which is kung makikita nyo, once na siselect nyo po to, nag-highlight po yung mga edges or yung corners po ng ating rectangle. So in our case, ito pong pinaka upper left, doon po natin lalagyan. So gawin natin 90. Gusto nyo 50, it's up to you po. So yan. Now, we have our search field, search text field. Ngayon, ilagay na lang natin itong ating location.
Ibig sabihin nito kasi, kaya ako siya nilagay dyan, kasi ibig sabihin, for them to know kung sino yung gumawa ng ano, featured na product, which is ang featured product, featured recipe, which is yung adobong manok, which is ang may feature po nung recipe na yun, is, nimbento ko lang sa pangalan, adobonians.ph. So, para po magawa natin yun, kaya itong shape na to, just create po, select po natin yung rectangle tool, and then, drag lang po natin. Oops, sorry. Select po natin yung artboard tool, and then drag po natin. So, ganyan po ata yun, kahaba. Gitna ng third column. So, tama, nasa gitna siya ng third column. Ngayon, paano natin magagawa yung may curve, yung dulo ng square? Madali lang po. So, select po natin yung shape. Okay? And then, punta po tayo sa border ulit. Border radius. Pero dun sa may per corner po tayo, per edge. And then, select po natin yung dito sa gilid. Hanapin po natin yung highlighted na corner. So, gawin natin 100. Okay? Para, ang 100 kasi basically, ano po yan eh? Pinakamataas na value for a border radius. And it becomes circle po. So, 100. Diba? Nakita nyo nag-iba yung shape. And then, ito po, yung nasa baba din na dulo, which is yung lower right na edge po nung ating rectangle, 100. So, nakita nyo, naging circle po yung bandang right side po nung ating rectangle, while yung other side is not. So, nakagawa na po tayo nung shape na ganun. Then, kulayan na po natin. Balik po tayo sa ating assets. Make sure you're selected sa ating item and then select po natin yung color red. Oh, nagbago na rin po yung appearance and then another tip po talaga, kailangan po natin tandaan yung ating border. I-uncheck po natin yun para wala pong ibang design color po na nakalagay po doon. So, we have now our parang title kung sino yung nag-create ng recipe na to. And paano tayo mag-a-add ng text? Ulit, syempre, ganoon lang din po. Text tool, add, and then add po natin. Kayo po bahala kung anong pangalan. Adumonians PH. And then, i-design po natin. Ipunta po natin siya sa ginawa nating shape. So, in our case, nasa taas po siya ng shape natin. So, walang problema. Tinatakpan niyo yung ating shape. Yun naman talaga yung gusto na. Unless, binaligtad mo yan, talagang matatakpan yung text. So, ibalik po natin. Then, make it white. So, balik, para hindi kayo mahirapan, punta lang tayo sa assets panel, then select white. So, i-resize po natin, and gawin natin 20 or 25. Ayan. And then, bold. So, isakto lang natin siya dito sa ating column. Ganyan. So, naka-exacto po siya. At least, naka-exacto po sa isang dulo. Ito, okay lang po yan. Pwede rin pong ganyan. Pero, yung case po natin kasi meron pa po tayong icon na location, which is yung po yung ilalagay natin sa may dulo po nito. Paano po tayo mag-a-add ng SVG? Okay, very important bago po tayo, bago ko po kayo hahayaan, ayan, kasi mag-tree na po tayo. So, very important po how to add SVG icons. Simple lang po, parang image lang din, you click and drag the file to your workspace. So, in our case, punta po tayo sa ating working files folder and go to elements and then SVG and then you can see yung pin location SVG na pangalan. Okay? Once na na-select nyo po yun, i-drag nyo lang po yan gaya parang pag-a-add lang po ng image and then paste, lagay pa, i-drop po natin siya sa pasteboard. Then, yun na po. Nakapasok na po yung ating SVG file sa ating artboard. Ngayon, ang SVG file po kasi, editable po siya. Pwede natin siya i-manipulate, especially the colors. Okay? Ayan. And the border and the size. Opacity, ganyan. Pag ano po kasi, PNG na low icon lang to, hindi nyo mababago yung kulay sa kung anong gusto nyo. Like, for example, ang project nyo is all about black, red, white and medyo peach color. Tapos ang na-download yung icon sa Google lang is PNG, tapos ang kulay pa blue. So, paano nyo yun papalitan? Pupunta ka pa sa Photoshop, i-edit mo na naman. So,
para maka-download po tayo ng mga ganitong icons, gaya po ng pinakita ko kanina, yung icons for design na plugin, search nyo lang po dyan, location. Actually, dito ko po kinuha tatlo eh. Ayan, lalabas na po yan, and then... Ay, hindi, hindi ko dito kinuha. Pero yan, basically, andyan na po yung mga icons. Diba? So, select ka. Ayan, ito, yan, dito ko nga kinuha. So, pwede mo rin itong i-edit. So, anyway, just hit lang para makahanap po kayo ng icons. Another good source of free icons is i-search nyo po flat icons po, icon.com. Dito po ako kumukuha ng mga icons din, which is, pwede nyo po siyang i-download as SVG and PNG po at the same time. So, dito po, madami po yan. Sabi niya, 3 million, 1,000 vector icons. So, search nyo lang po yung gusto nyo po dyan. So, parang free pick din po ito. Ayan. So, ibalik lang po natin yon, gawin po natin white. Okay? Palitan po natin konti. Depende po dun sa desired nyong size. Then, make sure na nakapantay po tayo sa ating grids. Ito, hindi nakapantay. Pantay po natin. Ayan. So, pantay na po siya. So, yun po. Very important po. Gawin po natin white yon. Balik po tayo sa ating colors asset panel. Then, white. So, ngayon, i-exclude natin ito since wala na po tayong oras. Ito po yung ano, pinaka, ang tawag po dito is yung above the fold ng website. ATF, sabi nila. ATF. Which is, pag, di ba, pag mag-view pa ng website, yun yung agad mong makikita. Above the fold. So, ngayong if ever nasundan nyo po ako dito sa first part na to, select po natin yung activity, yung ating artboard pala, sorry. Activity artboard, activity kasi yung name. Artboard. And then, di ba kahapon, sinare ko po sa inyo yung preview. I-play nyo po. Ito, nasa top right po ng screen nyo sa Adobe interface, desktop preview nakalagay. I-play po natin yun and then makikita nyo po yung gawa nyo na. Yun na po. So, yan po yung basic po na paggawa ng website. So, this is just an example. Kung gusto nyo i-customize pa siya, it's up to you po since nandito naman po yung ating wireframe. Basically po, naturo ko naman po yung mga possible na gawin po dito since andito na rin po yung mga elements po natin. It's up to you po. And just to give you ano lang po, help, tip, kasi mahaba to, para pahabain po natin yung ating artboard, take note nyo po to, post po muna kayo sa mga ginagawa nyo po, kasi 3 PM na po, and very sad po na kinain po yung oras kanina ng questions. And explain ko lang yung scroll po, scroll, okay? So, paano natin magagawa ito? So, ito po kasi yung ginawa ko, di ba? So, play po natin. Paano natin magagawa ito? Ayan, yung nag-scroll siya. Okay? Ang solution po doon, you select the artboard, okay? And then makikita nyo po, basta select nyo po yung artboard, wag itong ano, mga items, yung artboard. And then makikita nyo, di ba, may drag point siya. So, para mapahaba nyo po siya, yung height, pwede nyo pong i-check dito sa ating inspector panel or just drag this down. Okay? Kahit unlimited, hanggat kaya ng ano, interface ng Adobe XD. So, itapat lang natin dun sa ano, sample. Ayan. So, that's 4,523 height pixels. So, ngayon, makikita natin, di ba, dito tayo naghila. So, makikita nyo, meron kayo nakita ano dito, parang dash line. Ibig sabihin yan, yan po yung hangganan, yung pinakahangganan kung saan nag-view nyo lang yung pwede nyo ma-view. So, for example, ito, huwag nyo pong gayaan, pero itatry ko lang, bababa ko to. Okay? Bababa ko po siya. So, kung makita nyo sa dash line, nakinain po yung kalahati sa baba. Once na pre-review po natin ito, ay, mali yung nakaselect na artboard. Ito, select ko po yan. Makikita nyo po dyan, okay, nandun sa baba yung kalahati din. So, ano lang po, take note po natin yun. So, pag in-scroll mo yan ngayon, since mahaba na siya, pwede mo na siyang i-scroll hanggang dun sa pinakadulo mong nilagay. Pero, take note na kung nasaan lang yung ganun, eh, yun lang yung ipapakita mo dun sa, makikita mo dun sa preview. So,
baliktad po tayo doon. Kung gusto niyo po, buong website na po makita niyo, i-adjust niyo lang po ito. Pwede niyo pa rin po itong ibaba. Okay? Ito po, itong notch na to. So, hilahin po natin yan po baba. In our case, sabihin natin hanggang dulo para makita nyo lang po yung example. Hanggang dulo po yun. So, i-preview po natin yung activity na artboard natin. Select yung artboard and then preview. So, kung makita nyo po, ito yun. No? Yung buong haba po nung ginawa natin doon, yun yung binuview niya. So, once na ibababa mo ulit tong artboard na to, okay, close muna natin to, ibababa ulit natin, makikita ulit natin siya. Okay? Pero ang suggested po niyan, doon lang po tayo sa pinaka-baseline po ng ating 1920 by 1080p. Balik lang po natin doon. So paano mo malalaman natin 1080p na yan? Nandun, no? Nakita mo sa scrolling sa inspector tool, ay panel, property inspector panel, may size po doon. So viewport height sabi niya 1080. Kung kinatamad kayo mag-ganyan, type nyo na lang. Ayan. So yun po yung concept po nung scrolling naman. So, kinapi ko po yung ating wireframe para po i-guide kayo sa gagawin nyo. Ibalik ko lang po ito. Kasi 1 week naman po yung ibibigay na time allotment po ni DICT para po makapag-produce kayo ng output. So, yun po yung hands-on po natin today. And ito po, ipapakita ko lang po saglit. Play po natin. Review. Kung i-scroll po natin yun ngayon, makikita nyo na nandito na yung susunod na mga gagawin nyo. So, ganun po yung role po ng ating preview naman. So, any ano po, questions po regarding po sa, kasi from here on forward po, ano na po eh, iiwan ko na kayo sa ere. Sir Reds. Hindi ko na po gagawa. Sir Reds. Ano tanong ko ulit, paano ulit yung masking ng image? Hindi kasi nagagawa sa akin. Windows po kayo? Yes, Windows. Wait lang po. Just to answer po yung question po, may nabasa po. Ilang artboards po ang gagawin? Isa lang po. Okay, isa lang po. Ito lang po, yung mga tatapos lang po na. Basically, ito lang po. Kung gusto nyo po dalawa, nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo gumawa ng 5 output, it's up to you po kung nag-enjoy po talaga kayo. Kasi, to be honest po talaga, kung nagamay nyo na po ito, nakaka-enjoy po mag-design. Hindi nyo maiisip na napapagod po kayo, parang gano'n. So, isang artboard lang po yung required po kay DICT. So, balikan po natin si Sir Francis. Okay, Sir Francis, para po mag-mask po tayo dito sa image. Okay, for example po, ibalik po natin itong sa shape. Diba, gumawa po tayo ng shape. So, select nyo po itong shape na to. Okay. And then balik po tayo dun sa resource file po natin. Select any image po. Kung may picture po kayo dyan na available sa inyo, pwede po yun. So in our case, kahit anong image lang, select image and drag them to mask sa ating shape na circle po. So bitawan nyo lang po yan, papasok na po yun doon. Sir Francis, nagawa nyo po ba yung feature na yun? Yung masking? Yes, okay. Okay na po. Permission okay, po. Okay. Permission to speak po. Tanong ko lang po, kasi pwede naman siguro po namin i-modify yung ibang type ng ibang pictures dito, no? Opo, pwede po. Wala pong problema. Sige po, thank you. Ang gusto po ni DICT is magkaroon po kayo ng output, which is na-apply niyo po yung mga natutunan niyo dito sa ating day 1 webinar and day 2 po. Any okay, questions po? Sige po, sir. Sir, may tatanong lang po ako kung XD file po ba ilalagay doon sa Google Drive? Moderator, hello po. Pwede pong export nyo po siya as image. Ganito po image. Yan. Okay. Ituro ko po. Okay, sa lahat po ng andito po sa ating room, post po muna kayo kasi very important po ito para makapag-submit po kayo. So, basically po, wag na, kahit hindi na po XD file yung i-submit nyo, kahit i-export lang po natin siya as PDF or picture. So, hello po, DICT moderators, ano pong mas okay na file type? PDF po ba or picture na lang?
Kasi pwede rin po, kahit saan. Sir, image file na lang. Image file, okay. Paano mag-export ng artboard para maging image file siya? So, ganito po yun. Select po natin yung artboard natin. Okay, make sure sineselect po natin yung artboard. Okay? And then, punta po tayo dun sa layers. Okay, layers. Layers panel. So, basically, lalabas po dito yung artboard. So, in my case po, madami akong artboard. Ito po lahat yun. Pero ito lang po tayo. Ito yung ginagawa po natin, di ba? Ito po yung sasubmit natin kay DICT. So, gagawin po natin, select the artboard, and then right-click nyo po itong, ano, artboard na to, yung nakaselect. And then, nakita nyo po yung export select po, sabi niya. Right-click, export selected, or pwede rin pong iselect nyo yung artboard, and then Control-E, or Command-E. Okay? Control-E po tayo, lalabas po yung ating para i-save niya at file. So, ulitin ko po sa mga hindi nakasunod, right-click po ito, export selected, or Control-E. Select niyo po yung artboard and then Control-E or Command-E. Lalabas po yung window na lang i-save kayo. So, paano po yung naming convention? Hindi ko po alam sa DICT yung required, pero siguro po DICT activity, tapos yung name niyo po siguro, last name, first name, then middle initial. So, ganun. Naming ko, kayo na po bahala. Hindi ko po alam yung requirement ng DICT. Pero, if... Anong image pa? PNG. Opo, PNG na lang po. Kasi pwede nyo po siyang export. Ito po, meron po tayong apat na klase para mag-export ng files. So, optimize po siya. Pwede as design lang. Pwede pong for web, specifically pag i-develop siya sa website. Usually, ito yung ginagamit pag divide develop na sa web as website, syempre website po tayo. And then pag iOS po, pwede rin po and then Android. Pero sa ngayon po, design lang po tayo since i-check lang naman po ng DICT yung mga gawa po natin. So PNG po yung ating file type and then save niyo na lang po kahit saan pong directory sa inyong mga computer. So ano po yan ha, masisave po yan locally sa inyong mga computer, hindi po sa cloud. Okay, hindi po natin hanapin yun doon kasi nasi-save po ito sa local documents po natin. So, export po natin. Pag na-export po natin yun, makikita nyo na po yun sa ating folder kung saan natin sinave. Sa akin, nasa desktop. And then, activity yung pangalan nung... saan yun? Activity... Saan ko sinave? Desktop. Ah, pinangalanan ko pala. Sorry, nakalimutan ko. EICT. Ito. Ito na po siya. So, pag in-open nyo po yan, oops, sorry. Ito, ito na siya. So, na-save na siya as image. Siyempre, kung gaano po kalaki yung height niya dun sa artboard nyo at width niya, yun din po yung i-export niya. Okay? So, ganun po mag-export ng image, ng artboard po para may submit po natin sa DICT. Any more questions po? May mga nababasa ako. Check ko po. DICT moderators po, hanggang anong oras po tayo? Sir Jaffer, hello po. Yes po, sir. Sir Renz. Hanggang anong oras po tayo? Kasi kayo, may mga tanong po yung iba. Kung may mga questions po, pwede po tayo mag-extend ng konti para po masagot yung mga tanong po nila. Okay lang, pero yun, sir. Okay lang po ba sa ano, time nyo din? Okay lang naman po sa amin, sir. Okay. Sige po, sagutin po natin. Medyo matagal mag-load yung ano, messages. Mag-mic na lang po yung iba na may katanungan if ano kasi hindi ko po ma-load yung sa chat room. Masyadong madami po. Yes po. Yung mga participants po natin, kung mga may katanungan po kayo, pwede nyo pong i-open na lang po yung mic ninyo para po live interaction na lang po. Opo. Hello. Hello. Hello po. Oh, question po lang po. Pwede bang yung top part lang, hindi yung scrolling part? Ano po, sir? Top part lang, yung unang makita. Wala na yung kasalay yung sa baba. Kapag yung sa taas lang? Oo, pwede ba? Sir Jaffer, pwede daw ba na yun lang yung isasubmit nila? Alin pa? Yung ito lang yung isasubmit nila, yung ito lang. Yung itong, sa top part lang. Parang ito lang. Itong part na to daw yung isasubmit nila. Just to show na may help. Miss Kat? Pwede po siguro, pero limang ganun po.
I suggest po, kahit hanggang sa second part, para at least hindi lang yung today yung sasabihin ko na output. May sarili rin kayong gawa. Permission to speak po. Yes po. Sige po, sir Linio. Ask ko po sana, ano po yung, ano, may oras po ba or deadline pag sabihin po? Si Ma'am Catherine po makakasagot nun. Para po magawa agad. Hello po Ma'am Catherine, may tanong po si Sir Ninyo kung kailan, yung tanong niyo po ba kailan ang pinaka-deadline po? Opo. Okay. Since nasabi po kahapon, magbibigay po sila ng 1 week. Okay. Iasun po natin siguro na after 1 week, anong oras po Ma'am Catherine? Hello sir, June 29 po yung deadline na rin sir. June 29 po, 12 noon po. Tapos yung format po ng ating ano, format po, ito po makinig po tayo, yung format po ng ating isasubmit na output is last name and then underscore first name dot png. Tama po ba yun sir? Yes po sir. Yun, so last name underscore, so i-separate po natin siya. So for example, i-export ko na po to, so control E, then desktop, and then pangalanan ko po, like last name ko underscore, then name ko po, .png. So ito po yung PNG file format, export, so ganun po, yung isasubmit po natin. Any questions po na ano? Sige po. Ano po? Hello po. May tanong sana po. Sige po. Paano po yung wala bang freehand tool sa XD? Ano po? Freehand tool? Freehand tool? So, kasi mag-control saka yung using the mouse command. So, para nahihirapan kasi akong nag-scrolling ng samantala nag-work ako sa activity ko po. So, meron ba freehand tool, yung XD? Yung po ba ang tinatawag nyo pag, for example, po, ang point nyo po ba, for example, nakaselect po kayo sa isang image, for example, ito, nandito po siya, tapos nakaselect po kayo, hindi nyo po mapunta dito? Opo, yan po. Okay. Ibig sabihin. Ano pong ginagawa nyo, sir? Nakaselect po ba kayo ng keys sa keyboard po natin or wala po kayong pinipindot? Wala po. Okay. Ang pinipindot po na lang po is yung control, then yung mouse command para ma-zoom in ko at saka ma-zoom out. Pero ang yung tanong ko po is katulad sa yung Illustrator at Photoshop, diba, may freehand tool. So malaya mo siyang maigalaw kahit saan makita mo yung layout, yung whole layout mismo, yung whole work mismo. Yung po bang tinutukoy niyo po zoom o ganito po makikita yung buo? Hindi, parang tinutukoy ko yung space, yung whole space na pag-navigate. Okay. Sorry po, pero medyo naku-confuse po ako dun sa tanong. Pero try ko pong sagutin. If ang gusto niyo pong malaman ay yung makapag-navigate po kayo around the interface, bale, ang sinabi ko po kanina po is yung, ito po, siguro ito yung tinutukoy nyo na hand na tool siguro. Spacebar po ito. Spacebar po. Okay. Opo, sinabi ko po to kanina po. Opo, space and then kahapon po. Spacebar po tayo and then drag nyo lang po. Okay. Nasagot ko po ba sir yung ano, tanong okay po ninyo? Okay po. Salamat. Okay. Sige po. Okay po. Any core questions po? Okay lang po daw mag-extend po tayo. So yung may mga tanong po na medyo hindi na gets po yung ating kanina. Hi, good afternoon. Sir Rob De Vanessa po from Santiago City. Should we stick to the wireframe prototype or could we create our own designs na po for our lesson modules? Okay po. Base po dun sa requirement po ni DICT, okay lang po. Mas maganda po. Okay, para sa akin po, mas maganda po na nag-create kayo ng sarili yung wireframe or design
mas natuwa po ako dun kasi at least you created your own with your own skill po. Pero wala namang po problema kung mag-stick po kayo sa wireframe natin. Kung gusto niyo po na mapadali lang din po para mag-gets nyo lang kung paano nag-work yung ating pinag-aralan, okay lang po yun. Pero mas maganda po for me kung gagawa po kayo ng sarili nyo or kahit same layout then ibang concept, for example, hotel or restaurant or medical na website, kayo po bahala. Basta po ang importante po may output tayo kay DICT para makontra. Okay po. So, top view po, okay lang. Top view lang. Ano po? Top view. Sir, thank you po. Leave na po ako. Okay po, sige po. Hello everyone. Hello po. Before you leave, please fill up the evaluation and attendance form sent on the chat box. Otherwise, wala po kaming way to send the certificates. Na-send po sa chat box yung evaluation at the same time, attendance na rin po siya. May tanong si Tengkoy. Pero before po yan, ma'am, i-double inform niyo po ba sila about dun sa attendance? Kasi parang may mga nag-leave na kanina. Magsaset na, ay, ilalagay ko na lang po as Word file dun sa folder instructions. At the same time, i-email na lang namin sila. So yun lang po yung gagawin namin. I-email namin yung folder and dun din po yung instructions. May tanong po si Cobbs Miranda po, ma'am. Saan daw po i-upload yung output nila? Nasa folder po. Sinanda po yung folder kanina pa po. Nasa yun. Folder. Andun po nakalagay doon, submit your output here. Andun din po yung format, last name, underscore, first name. Isasend ko po ulit yung folder. Send daw po ulit. So check nyo po sa ating chat room po. Yan. Isasend ko na po sa Renz. Okay po. So, balikan ko na yung tanong ni Tengkoy, bakit editable po yung form? Editable po talaga siya kasi po elements po siya. So, basically, ang ginawa ko lang po dito is rectangle shape and then text lang po. So, this is placeholder po yung tawag po dito. Yan po yung sinasabi, enter your name. So, pag i-discuss ko po kasi yun lahat, talagang kakainin po yung oras. Kaya po sinasabi ko din na malawak po talaga ang ano. UI and UX, and under lang po ang web design dun sa UI and UX. So, if gusto nyo po mag-base ng reference about sa forms, pwede po tayong pumunta dun sa sinabi ko kanina, UI patterns. And check po natin dun yung ano, yung usual and standard pattern po ng forms. Yung text field. Po yun. Hello, sir. Sige po. Question lang. Ano din mo ma-convert yung plain text to paragraph text? Wala kasi ako nakikita na ano. Pero ano po sir? Pakiulit po. Yung point text, i-convert ko to paragraph text. Ah, yung one point text. Okay, ganito po yun. Ganito po. So, yung one point text po, di ba, basically default po yun pag sinelect niyo po yung text tool and then nag-enter po tayo. Say, let's say for example, ilagay ko po yung pangalan ko. Yan. Ang, di ba, naka one ano po yan, text, point text po siya. Para magawa po natin siyang text area or paragraph, pwede pong mag-type kayo nung mag-type. Pero nakakapagod po yun. So, ang gawin po natin is, i-select po natin yung sa, ano, under po ng text sa ating control inspector property. Okay, and then select nyo po yung text area dun sa katabi lang po. Ito po. Select nyo po yun, mako-convert po siya sa text area kung makikita nyo meron siyang mga dragging points. And then, pahabain nyo lang po yun. For example, paragraph hanggang ganito po yung paragraph. Hindi ko po nasabi po kanina kasi may paragraph dito. Yan, paragraph po siya. And then, kaya na po bahala kung paano nyo po lagyan. So, pwede na po kayong gumawa dito ng essay ng buhay nyo kung gusto nyo po. So, basically po, magiging paragraph na po yan. Okay po, thank you. Tapos, okay comment ko lang sa Google Forms. May error yung ano, yung... Hello po, excuse me po, may nag-delete po ha-send ng form. Since yung na-send po kanina yung editable. So, isa-send ko na lang po sa email nyo yung mga... Ay, wait lang po, i-edit na lang po ng namin muna yung evaluation. Kasi may nag-delete po sa inyo ng evaluation forms. Oh no! So, sorry po dyan. Oh, i-edit na lang po namin for a while. Oh no!
Bale, habang hinihintay po natin na inaayos nila yung ano attendance form po natin or yung ating kung saan natin i-upload yung ano, magtanong lang po tayo para bago po tayo mag-leave, at least sayang naman po kung mag-leave kayo walang certificate. Hello po, ano po yung tanong po natin? Hello po, pwede po pasen na editable template? Ano na? Template po. Yung ginagawa po natin ngayon? Opo, template. Template opo. Lang. Wait lang po, i-send ko po yung... Nasa Google Drive po yun. I-send ko po ulit yung ano po, link po sa ating Google Drive. Wait lang po, ma'am. Paano po ba siya ma-send sa email ko? Yung link niyo po sa Google Drive. Nakita ko na po. Sa chat box po siya. Wala po siya sa email. Nasa chat box. Sir, hindi rin opo, po ang mag-spot. Nakita ko na po. Yes ano po, yung yes. I-share? Sorry. Ano po yun? Sir Ren, ako po ba maisali send yung shortcut na ano, yung hindi mo na-send yata? ano po? Yung mga shortcut keys. Shortcut keys. Okay. Okay. Lang. Sige po. Okay lang po ba? Salamat send po. Send po yung link ng ano. I-upload ko lang po sa Google Drive. Buti po pinaalala niyo po. Ay. Nga po pala sa mga ano po, andito po sa room. If ever po na willing po talaga kayo i-pursue yung ganitong career po or magsimula, inisip ko po na paggawa ako ng channel dedicated to ano, help yung mga especially Philippines ano, audience po. Kasi usually wala pong ano eh, channel na Tagalog sa YouTube about courses sa Adobe XD po. Sure, go. Sure. Magsisubscribe ako, sir. Kung gusto nyo lang I po. I will. Actually, bahala ko na po siya matagal na, pero hindi ko po mahanapan lang dahilan para gumawa, parang wala din lang nang manunod. Parang... Ano sir, Renz. Hello po. Can we form a group, FB group for this, para may follow-up tayo? Opo, pwede po. Actually, bahala ko po na... Yun nga po, mag-create po ng yung mga bali tinuro ko po, gawing kong per ano parang episode or para masundan yung po isa-isa kasi ako din po talaga matagal po matagal yung 1 hour para aralin isa-isa yung topics po. Pwede sir po. Sir Renz, will you initiate forming a group? Pwede po. Or, pwede po. Sige. Parang Adobe XD Beginners Group, parang ganun. Parang ganon, sir. Okay, DICT, parang ganon, under na ano. Sige po, gawa po ako, tapos isend ko na lang po sa ano. Remember po yung post sa ano, sa may DICT po, yung kung saan po natin nalaman yes, yung... Yes. Doon ko na lang po, i-comment yung ano po natin, group, if ever po. Para if ever may mga tanong po kayo, hanggat kaya ko pong sagutin at kaya ko po kayong i-guide. Masasabi ko po sa inyo. Sir, next question. Sige po. Di ba sabi mo dati developer ka? Dati po. Last 2018 po. Anong klase? Web? Front-end po ako. Bale, ako po sa design part po, which is web and mobile po yun, both po. Oo nga. Hindi, na-encourage ako sa sinabi mo kanina regarding, sabi mo hindi ka quote-unquote, ganun ka creative? Opo. So hindi talaga... ano tawag yung requirement or kailangan na maging may background ka for in graphic design pag magiging UI UX. Opo, actually okay. To give you actually balak ko pong magtiwan sa inyo ng parang ganito pero yung principle buti po na sabi niyo po sir. I-send ko lang po yung ano natin shortcut keys po para hindi po malimutan.
kaso matagal mag-load. Pero balik po tayo dun sa sinabi ni sir. Opo, hindi po kailangan masyado kang talented or creative ka sa part na to. Kasi pag sinabi mo kasi graphic design or graphic artist, minsan po kasi talaga ang bala po natin diyan, panglaban is yung creative mind po natin, imaginative mind po natin. Pero in my case po kasi aminado po ako, hindi po ako ganun ka-creative. And then parang nag-graphic design ako nung college po ako, and ginagawa ko pong sideline, pero hindi po ganun ka para sa akin, hindi ako nagaganda dun sa ginagawa ko para. Kasi hindi ako creative, alam ko sa sarili ko 'yun. Pero nung nalaman ko na nung nagde-develop, ang kwento po kasi nung career ko, kaya po ako nag-shift sa ganito. Nung nagde-develop, nung developer po ako, bigla akong nag-resign yung designer namin, UI UX designer namin. So walang sumali po. And then nakialam ko ng boss namin na medyo may talent ako sa design konti. And then nag-post kami ng hiring, 1 week after wala pa pong nag-apply. So biglang sinabi na lang sa akin, oh, ikaw na dito, ikaw na sa position na to. So to be honest po talaga, if ikukwento ko po yung experience ko, zero knowledge po ako pagdating po sa UI and UX. First week, nice, po, talaga. First week ko po sa position ko po, ikwento ko lang po saglit para po ma-inspire ko po kayo if ever nakaka-inspire man po ito. Pero yun po, first week ko po sa position na yun, ang ginawa ko lang po talaga, nagbasa ako ng mga PDF or ebooks about UI UX para magets ko yung concept, which is yung sinare ko po sa inyo nung lesson 1. Kasi nung nagets ko po yun, alam ko na agad yung tatahakin nung trabahong ganito, yung pagdi-design. So kailangan maisip po natin agad talaga na user-centered po dapat tayo. So 1 week po, inaral ko po lahat yun. Habang may mga trabaho, binabato sa akin na inaral ko, sumasakit din po yung ulo. Pero dahil nga po medyo may background ako konti sa graphic design, pero hindi po ako ganun ka-creative. Na-apply ko po yung mga yun unti-unti. Then after 2 months, sabihin po natin 2 months, under pressure po lagi araw-araw na stress. Doon po, parang doon po ako natuto. So yun po yung kwento po kung bakit po nag-shift ng career. And then nakita ko po nag-enjoy na ako sa ginagawa ko po. And then yun po, nag-post ako. Actually, kaya po ako naging home-based na, kasi before hindi pa ako home-based. Nasa Lingayen po ako nagtatrabaho. And then, ang nangyari po kasi noon, pinost ko yung mga ginagawa ko lang na practice ko. Yung 2 months na yun, pinost ko lang po yun sa Behance. Okay? Pinost ko lang, knowing na wala namang mangyayalam, wala namang manonood doon na magtitingin. Pero no one behold, one foreign American po ito, nag-message siya, nag-email siya sa akin, sabi niya, nakita ko yung mga gawa mo dito. And open ka ba to do a freelance or part-time? So, syempre, nung time na yun, nakakailangan din ako. So, nag-freelance ako sa kanya and until dumating yung point, after 2 weeks po na nag-freelance ako sa kanya, in-offeran po niya ako mag-full-time. Then, tinignan ko po yung career, naging practical lang po. And then, syempre po, US dollars po yung sinasahod dun. So, medyo mas mataas po dun sa basic pay ko po sa kabila. So, yun po, nag-decide ako mag-switch na ng career. Pinokus. Kaya hanggang ngayon po, yun po yung trabaho. So, nakita lang din. Ano katagal ka na? Magto 2 years na po ako this March na, ay, nung March po. As UI. As UI UX. Opo, from zero. Nice. So, Bro, okay na po ba yun? Ay, oo, yung file. Yung Google Drive. Ito po. Sorry po, nakalimut ako. Sinend ko po, ayan po. Salamat. Hello, good afternoon, sir. Hindi po, tanong lang po kayo. Sorry po, napakwento po ako. Sir Renz, talong ko lang po. Sige po. Sir Renz, may kailangan. Ano po? Yung Google Drive na link may access, you need access. Okay, restricted po. Wait lang, sorry po, restricted. Hello po ma'am, ano po yung tanong niyo ma'am? Balik po tayo. Hi Sir Renz. Sir Renz, kasi may mga nalalaman naman na kung may mga web developer na like GoDaddy, tama ba? Saan po ba mas makakatipid? Kung magpapa-design ka ng web, tapos ipapa-develop mo, or diretso na dun sa magsasubscribe ka na monthly sa like for GoDaddy. Ah, okay po. Ang point nyo po is saan po mas mura ang hosting, yun po ba? Oh, yes po.
Saan po ba? Actually po, may mga advantage po kasi na mga mahal, tsaka may disadvantage po ang mga mura na hosting. Pero kung basically, website na naman po yan, if wala pong transactions like money transactions, payment transactions. Google site na lang. Hello po. Hello, yes sir. Pag may mga payment transactions po kayo, go with the ano po, mga kahit mahal kasi alam niyo pong secured yung transactions and masisecure po yung website niyo po. Pero kung basic website lang naman po siya like and information lang, you go with yung mga Bluehost na ganun po, yung mga may mga $1 per month na hosting po, mga ganun. For business transaction po, mas okay yung sa pag may web hosting. Pag may mga transaction po kayo, ma'am, I suggest go with the ano high-end na mga providers po ng web services. Sige, pero, sir. Thank you. Information lang, kahit yung mura lang po, okay na. About po dun sa topic natin, may mga tanong po ba tayo na kailangan mo nating malaman bago kayo iwan sa ere? Sir, advance lang po. Yung sa may ano po, yung pinakita nyo po na mga, yung example, yung loading po, paano nyo po i-link po lahat yun? Loading, yung animations po ba yun? Apo, yung paano po i-ano yun, sir? Apo, yun po yung tinatawag na prototype po. So, dun po sa tab na, di ba, usually po kasi nasa design tab lang po tayo. Which is ito po yun, design tab. Meron po kasing pangalawa, yung prototype. Dito na po magkakaroon ng micro-interactions. Pwede nyo siya i-connect-connect. Actually, nakaka-enjoy din to gawin kasi sinisequence mo yung mga artboards mo. So in my case kasi, ito yung presentation po na pre-present ko sa inyo nung kahapon. So lahat po yan naka-connect gamit po yung prototype na tab po natin. So sa prototype tab po natin, pasadaan ko lang po kayo para medyo may ibabawon po kayo. So create po ako ng dalawang artboard. Sabi natin tatlo na lang para mas madami example. Then maglalagay lang ako ng number na 500. Ayan. Para makita niyo lang yung ano paano nagwo-work po yung ating artboard with prototypes under prototype. So meron tayong tatlong artboard dito, 1, 2, 3. Para i-connect po natin sila, interactive, magkaroon ng interaction. Sample lang, gawa ko ng button dito, sabihin natin, bilisan ko lang ang enter. Malaki. Ayan. So may button tayo dito, which is, ayan. So, paano sila magko-connect yung tatlong to, yung tatlong artboards na to? Ibig, for example, itong mga to ay may process. So, ang mangyayari niyan, yung prototype, punta tayo sa prototype tab, any item sa loob ng artboard, or pwede rin yung artboard mismo, ay pwede mong lagyan ng connections, tawag doon connections. Diba? I selected, ang tool mo lang sa prototype, kung mapapansin nyo, yung tool mo lang sa toolbar, select and zoom lang, di ba? Kasi nga, hindi mo naman kailangan na yung mga tools na to kasi nasa prototype ka. Basically, sa prototype tab, ang gagawin mo lang talaga is gumawa ng prototype. Hindi ka magdi-design dito. Move, select, drag, ganun lang. So, para mag-connect sila, select this artboard, makikita mo to, sa lahat ng element may makikita ng ganyan. Yung arrow. So, yan yung starting point, hilahin mo yan. I-drag mo lang. Gamit yung select tool, i-drag mo. May makikita kang ganito. Connect mo lang siya. Make sure na saan siya naka-ano na artboard. Iwan mo doon. Bitawan mo dyan. Basically, connected na siya. So, kahit saan mo yan ilagay, kahit saan mo siya i-drag, basta na-connect mo na, meron na siyang connection. So, for example, may mga behaviors din yan. Medyo advanced na nga lang talaga. So, pwede ko namang ituro to dito sana kaso 2 days lang tayo. Pero tsaka mas advanced na talaga to. So ito, yung button natin, let's say for example may button tayong enter and then prototype, nasa prototype tab tayo, select tool, and then hold lang natin, punta natin dito sa kabila. And then dito sa ating inspector property, makikita nyo iba din, di ba? Merong trigger. Ang trigger ibig sabihin kung ano yung actions na gagawin. So
sa website, tap, syempre pag sa phone, tinap mo yung button, di ba? Tap yung tawag doon. Or pag drenag mo yung button, may mangyayari. So trigger nga siya, trigger. Pwedeng voice. So pag ilagay mo dyan, go, tapos go, sasabihin mo, pupunta yan sa 2. Parang ganun. So may mga triggers yung bawat connection. So try nating tap muna, basic tap. Auto-animate. Ito yung animate. So, preview natin, para makita mo yung mangyayari, kailangan mong i-preview yon. So, di ba kung titignan mo, naka-preview tayo, and then, kung idadaan, i-hover ko yung ano, mouse ko sa enter button, may lalabas ng, di ba? Kasi meron na siyang, ano, trigger, which is ang trigger niya is tap. So, pag pinindot mo yung tap na yun, saan siya pupunta? Pupunta siya sa number 2 na artboard natin. So, ganun yung prototype. Which is yung animation, medyo advanced na yon kasi ang may ginawa pa akong ano doon, time. May timer siya, naglo-loop siya. Para makita nyo lang yung content. So ito, nakakonnect siya dito. Tapos ito, nakakonnect siya dito. So ito, babalik siya doon. So pag binu natin yan, 1, so 1, 2, 3, 1, 2, 3. So ganun, auto-animate din yan. So madali lang mag-animate. Kailangan mo lang siyang, may trick lang to. Pero advanced na yun. Any questions po? Paano po sir, i-ano yun, sir? I-extract po yung nag-a-animate na po. Ano po? Paano na po extract yung nag-a-animate na po? Okay. Kung gusto nyo na i-animate, like parang ito, magbigay lang ako ng sample para ano, ma-view po natin. So, yung recent project po na ginagawa ko last week. So ito, nalagyan ko siya ng interaction, pero hindi ko pa siya na-export na may ganon. So yun yung tanong nyo po, di ba? Usually po kasi, di ba, yung naturo ko sa inyo, i-export nyo lang yung artboard as picture. Pwede, pero yung tanong kanina, pwede po natin yung i-export na interactive siya. Kasi may ganong tanong kanina nung bago tayo mag-start eh. Which is ganito po yun. So dito na lang po, isample ko kasi may interactions na to, kasi hindi ko pa siya na-share. So ito po yung dating ano website nung ginagawa, and then ito yung updated po. So nalagyan ko na po siya ng interactions, ito po dito. So for example, this one, isi-select niya yung brand na to, pupunta siya dun sa brand na to sa binibenta niya. Basically e-commerce website po ito. So ganun din po pag dito pinindot niya, so may interaction. Ang para ma-share po natin yan, kung titignan niyo po sa prototype, yan po yung buong ano. Kung makikita nyo pa sa ibang project po, pag madami na talaga, magulo na yan. Kaya dapat, ano, organize din yung pag-iisip mo pag nagko-connect ka. So, para pag-i-share to, pindot nyo lang po yung share na tab. Okay? So, nagawan mo na lang connection, circuit connections. May nakita ko kanina circuit, sabi nila. Parang ganun. And then, punta kayo sa share tab. Di ba, ang vision kasi na Adobe is design, prototype, and share. So after design, prototype mo, after mo i-prototype, i-share natin. So punta tayo sa share tab. Ang tool mo na lang dito, Zoom, kasi pre-preview mo na lang. Ang masi-select lang dyan is yung artboard na mayroong mga connections, yung mga ginawa mo sa prototype. So kung makikita mo, ito, may link na siya dito. Pag wala pa kasi, wala pa yan. So pwede mong, ano yun, generate link. Sa case na to, itong example natin, so select mo yung artboard, gawin mo lang ng isang connection para maging ano siya, share. So dalawa sila, tatlo pala. Bakit tatlo? Naka-connect ba to? Lang, alisin ko. Try natin. Share. Ayan, tatlo. So kung nakita mo, walang link pa dito. Which is basically yung magiging pinaka-export mo or pinaka-output mo. So i-share mo siya as design review. Ngayon, dito na pumapasok yung sinasabi ko kanina na starter plan lang yung Adobe XD po natin. Ibig sabihin, dito po may limitation. So, pag starter plan po ang Adobe XD natin, isa lang po yung pwede nating i-share na project, which is in our case, activity exercise. Yan lang po yung pwede nating i-share. Okay, pag naka-premium po kayo, ito, premium, kahit unlimited po, pwede nyo i-share. So, pag limit starter lang, isa lang po. So, pwede po natin yung i-share, create link, mag-export po yan mag-isa. Pakayaan nyo lang po siya na i-compile lahat yon. And then after po nun, pwede nyo na po yung i-view pag may link na siya, which is i-visit nyo po yung link na
generate ni Adobe XD in a while. So 90%, 97, 98, 100. Once na-complete po yan, mawala po yan, then lalabas na po yung link sa taas. Ito, copy mo yan, punta ka sa browser mo, i-open mo siya, paste mo, then mong i-load yan, then makikita mo na lalabas yung ginawa natin na activity exercise, which is naka-store siya dun sa cloud ng Adobe XD. Pero yung prototype lang to, yung ano, yung link. So, i-load niya na. So, ito po yung isang way para may pakita po, for example, may client po or may business meeting or kailangan pag-aralan ng mga stakeholders po or businessman yung pinagawa nila. Dito nila tinitignan yun. Dito nila chine-check. Dito sila magagawa ng feedback, comment. Yan, o may pwede ka mag-comment sa part na to. Maglagay ka ng annotations. So, pwede natin i-full screen yan. Ayan. Yan na yun. Kung may interactions na yan, pwede, may, magagawa mo yan dito. So, yun po yung sagot dun sa katanungan po na hindi siya pwedeng i-export na picture na may interactions. Wala pong ganun. Link lang po siya. Thank you, sir. Pwede, ayun. Mira pa siguro yung mga developer nito. Opo, laging nag-aaway ang developer at designers. Tapos developer, nag-aaway din nila ang QA. Opo. Sir Renter, yes. Sige po, sir. Follow-up lang po regarding dun sa may triggers. Can we apply the triggers dun sa text? Like say for example, dun sa home special. Yes, yes, pwede po. Opo, kasi any, di ba, balik po tayo sa prototype. Dito na po tayo sa nagawa ko para may example po tayo. So for example, this one, yun, balik na tayo sa lesson, oops ko ba yun? Ito, dito sa lesson ko. Kasi ito, ito. For example, this one, pag pumunta tayo sa prototype tab, kung makikita nyo, itong what to expect, di ba, pag nining ko yan, pag pinindot ko yung what to expect, pupunta siya doon sa kung nasaan yon, which is ganito po yun. Prototype, select mo yung element. Actually, bagong update lang ito ni ano eh, ni XD last 2 months ago, na pwede kang magkaroon ng connection sa loob ng artboard. Dati kasi hindi pwede sa artboard to artboard lang. Ngayon, pwede na kahit nasa loob lang ng artboard. So for example, this one, what to expect, nilink ko siya hanggang dito. May box na akong ginawang dito na ano, pag babalik tayo sa design ito, itong box na to, ito, dyan nakakonect yung link, like what to expect. So pag pinindot nyo yun, ang trigger mo is tap, ang type niya is scroll to. Automatic scroll to yun kasi nasa loob lang siya ng iisang artboard, which is ang artboard natin is yung introduction. So, ganun din po sa iba. For example, this one, learn more. Pinunta ko siya dito. So pwede yun, or itong importance, pinunta ko siya dito sa dulo. So, hindi nyo ba, kung hindi nyo napansin, yung artboard na to, putol yan hanggang dito. Pero na nag-pre-present ako, di ba, napunta tayo dito. Kasi ang ginawa ko yan, may animation na po ito. Basically, pag nag-animate ka na po kasi, multiple artboards na yung kailangan mo. So, dapat sakto yun. So, yan, napunta na tayo dun sa kabila. Neto, dito na tayo. So, minove mo to ulit, mapunta na tayo dito, isa-isa, ganun po ka-komplikado din ang animation, dito na tayo. So, pwede po yun, sir, yung link. Link mo sa sarili mong ano, artboard. For example, what to expect, ilipat ko sa, dito sa may gallery images. So, testing po natin. What to expect, mapupunta po siya doon. So, pwede ninyo rin pong palitan kung gano'ng katagal yung pag-scroll niya. So, nilagay ko 1 second para medyo smooth naman. Kasi pag, sabihin natin, 0.3 seconds lang yan. Pag clinic po natin yung ano, what to expect. Diba? May gano'ng behaviors din po yung ating mga ano, figures. So, any more questions po? Yeah, how can you preview, sir? Kasi I'm thinking na integrate itong natutunan dito sa, kasi I'm a member of the Pinoy YouTube Educators. Instead of just using the plain PowerPoint, so this is a good platform for us to create our lesson, video lessons on YouTube as well. And we will be using the XD na lang as a presentation. So how can you preview again?
Yung i-share mo po ito no sa mga no, students. No, after applying all the triggers and animations, how can you preview na the entire? Bale, ano, sir, sinagot ko na yan kanina yung tanong yung kanina. Pero ganito po yun, sir, para i-share mo po yung may triggers and may, ano na siya, may tag nito, micro-interactions na po siya. Ang gagawin niyo po is, di ba, nag-design po tayo, sir. And then, after po nun, naggawa po tayo ng ating prototype, which is yung kinonect-connect po natin yung mga triggers. Ito po yun. Yan po lahat yun. And then, nagawa na po natin. Ngayon, punta po tayo sa share tab. So, dito po nagkakaroon ng limit, sir. Gaya ko po nasabi ko po kanina na pag-starter lang po yung plan ng Adobe XD mo, isa lang po yung na project yung pwede mong i-share na link. So, dito po makikita nyo, share and then na-select po lahat ng mga artboards na may connection sa bawat isa. And then, design review. Ito, select nyo itong design review para get feedback on your design or prototype. And then, create link. Bahala na po siya mag-create ng link. In my case po kasi, hindi ko po alam kung kaya ako nakakapag-create ng madaming link kasi before premium po yung gamit. Hindi ko lang po alam. Try nyo lang po. Baka medyo ano, nagpaka-byte si Adobe XD. Ginawa niyang 5 links siguro. Wala. Pero basically ganun po, sir. Share nyo. Once na lumabas na yung link, ang mangyayari po niyan, ganito po. Ganito pong mangyari, sir. May lalabas ng link dito. I-copy nyo po to. And then, yun po yung i-open nyo po sa, ano, sa browser to, ano, show or visualize yung ginawa po ninyo. Yun po. I see. Thank you so much, sir. Any more questions po? Hello po, sir. Sige po. Yung regarding lang po dun sa pag-submit ng assignment, di ba dun po sa Google Drive yun i-upload? Yun sa may submit your output here na folder? Ako, nililink po si Ma'am Catherine po dyan sa chat. Bali, ano po? Bali, ano po ba yun? Lahat ng mag-upload dun, makikita yung ginawa? Yung ginawa? Lahat po nung may link ng Google Drive, makikita lahat yung mga nag-submit doon? O si Ma'am Catherine lang na owner yung makakakita? Hindi po. Basically, lahat po pwedeng i-access yun. Pwedeng i-open. So, ano yung concern niya? Bali, ano daw po? Ano yun, ma'am? Kung may ayaw makita yung gawa nila, gano'n? Gawin yung image file na lang yung isend doon. Opo. Okay na ba yung Google Drive na? Hello po. Isa-isa lang po, guys. Si Sir Almer po muna. Sir Almer po. Hello po. Sir, yung kanina kasi pagpindot ko po ng ano, may humingi ng access na set, na-settle ba yun? Yung Google Drive na link na ginawa mo? Ano po yan? Yung shortcut keys po ba yun? Yata, kasi humingi ng access eh. You need access, sabi ng ganun. Bale, ang ginawa ko po, nilagay ko dito po, kung makikita nyo po nakaano po siya, share with anyone with the link. Copy ko po ulit, sir, send ko po ulit. Try nyo po ulit kung ano. Sige po ulit. Sige po. Sir Renz, baka pwede mong sa folder na lang sa references ilagay para lahat lang access. Sige po, sir. I-approve nyo na lang sa ano nyo, sir. I-upload nyo sa doon, sir, kasi wala akong access doon eh. Hello po. File po, in-upload ko dyan, tapos i-transfer nyo po, sir. Hello po. Sige, sir. Thank you po, sir. In addition lang po, sir, doon sa question ni Ma'am kanina na ma-access ng iba yung file nila, kung concern nyo po yung ma-access yung file nyo, yung ma-access nyo yung file ng iba, kasi syempre madali lang mag-copy and paste doon, ang gagawin ko na lang, ililipat, every submission, ililipat ko siya sa ibang folder na kami lang po as admin yung makakakita. Para hindi ko ma-access ng iba yung output nyo, at the same time, hindi ma-access nyo yung output ng iba. So, ganun na lang po. Thank you po. May mga naka-upload na. Yes, ako din. So, yung nagsasabi po kanina, gawa na lang po ng Facebook group daw. Para po may follow-up? Yes. Parang banda, sir.
Yes po. Opo, tapos siguro pag may mga nababasa akong articles na makakatulong din sa inyo, share ko na lang din po doon para at least may daily ano po tayo. Kumbaga daily bread. Ano po mag-join? Bali, after po nito, siguro kakain muna ako tapos i-set up ko. Tapos Sir, thank you ah. Post ng DICT po. Doon sa kung saan po kayo nagkita niyo ano may webinar doon po sa Facebook po. Oh, Catherine daw. As i-link niyo na lang. Invite niyo po yung iba siguro na kilala niyo umattend po para at least may ano din po sila. Community. So, ano po? Wala na po ba tayong tanong? Feeling ko bumabagyo na po dito. Thank you po. Sige po, sir. Kaya ka na. Salamat po, sir. Salamat po ng marami, sir. Ano pa po kayo? Just ano thank po? Thank you so much, sir. Just PM us po kayo sa group natin. Thank you po. Or email us for concerns. Sige po. Okay po, so okay na po ba tayo? Thank you po. Thank you, sir Renz. Keep safe, everyone. Pag may mga tanong po kayo, thank you, Scott. Po sa Google. Thank you, sir Renz. See you po. Welcome po. Bye-bye. Iko-consider po namin yung flag conduct ng another session for advance. So ipopropose po namin if ever mag-run para yung participants natin today, sila pa rin yung participants natin for advance. Yes, so consider that po sa future na trainings natin. Doon na rin po ba yan i-announce sa group chat? If ever po na may mga trainings po kami, nasa Facebook page lang po, doon po yung announcement, DICT Luzon Cluster 1, yung Facebook page po. So all trainings po, pwede po kayo mag-join sa iba pang trainings doon sa page namin. Thank you, Ma'am Kat. Salamat. Salamat. Thank you po, sir. Welcome. Thank you rin po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you. Bye po. Hi, Miss Kat. Yes, sir. Regarding doon sa may concern kanina nung file na i-upload. Yes, sir. What about that? Oh. Hindi ba pwedeng attachment siya doon sa evaluation form? Or matatagalan? What do you mean, sir, na attachment po? Di ba pwedeng attach ng form, ay ng file doon sa evaluation form? Para doon po yung output niyo, sir? Oh, or medyo matatagalan yun, no? Yung evaluation po kasi, sir, directed po yun sa central office namin. Okay. After po ng day 2 na to, yung assessment po, didiretso na po sa central namin. Okay, good. Noted. Thanks. Thanks, Kat. Yes, sir. Ang ginawa namin sa folder natin, meron yung submit here, submit your output here. Pag nandun na po yung output niyo, transfer po namin siya sa folder po na private para hindi ma-access ng iba. Trabaho yan. Yes, sir. Pero gano'n na lang. Para concerned din po kanina na yung pwedeng ikokopyahin yung file ng iba. Oo nga. Sige. Pero lang po ma-avoid. May nag-raise kasi ng concern. Thank you, Kat. Sige po, sir. Salamat po. Lunch muna ako dito. Yes po, sir. Sir. Kat, yung advance, ha? Yes po, sir. We will consider po. Ipo-propose po namin sa mga heads po namin. Advance. Kat, form ka rin ng group daw dito for this group. Thank you po, sir. Thanks. Sige po, sir. Sige po. I hope, nag-enjoy po tayo and nag-intrigue po yung interest nyo para maaral po ng mas better po yung topic po natin. Kasi nakaka-enjoy po sa design, promise. The best. Sobra-sobra. God bless po. At sir, sige po. Welcome sir. Po. Thank sir. You. Sige po, stay safe po tayo. May COVID pa po eh. Sir Renz. Follow ko na lang po yung page siguro. Pag, ano, si Ma'am Catherine lang po siguro yung pag-sendin ko ng link po sa mga kumatid. May Renz. Sige sir. Renz. Sir Michael, ano po yun? Message ako sa FB mo kung okay lang. Nag-message po kayo ngayon, sir? No po, pwede po ba
pasali sa group po para yes, may po. Update until June 29. Sure po. Sige po, ma'am. Until June 29. Opo. Yes po, ma'am. Lahat po na attendees po natin will be addressed sa group chat. Ano pong Facebook ni Sir Renz? Renz Sherwin Serrano po. Pwede lang, madali lang po siya hanapin. Renz Sherwin Serrano po. Last reminder po, yung attendance and evaluation po natin. Make sure na nag-submit po kayo para may copy po kami ng email po ninyo. Special po email ka lang. Isasend po ba ninyo yung recorded video? Ito yes po. I-upload po webinar. Namin. Yes ma'am, i-upload po namin sa group chat, ay sa folder po natin, dun sa main folder. Sa reference thanks. Folder, andun po lahat na ano references. Po yung... Thanks, Kat. Hindi ko po sure, makita sir. Yung Facebook ni Sir Renz. Sa'yo na lang po. Actually, okay, habang nag-ano po kayo, ang dami rin nag-ratchap. Wait lang po. Anapin ko rin. Ma'am Kat. Sa'yo na yes. lang po, Ma'am Kat. Hello, okay. Ma'am Kat. Yes po. Hello, Ma'am Kat. Yes, Ma'am. Hello, Ma'am Kat. Yes po. Ma'am, wala po yun dun sa course title yung select ng Learn Adobe XD? Wala po? Yung sa evaluation? Yeah, yan po kasi yung mga main topics po namin. So, i-select mo na lang po yung others. Then, ita- others, tapos dun na lang. Ano po? Okay. Yeah. Thank you po. Adobe. Thank you. Sige po. Okay po. Ma'am Kat? Yes, ma'am. Ang may mali po dun sa evaluation ulit. Ano po yun? May mga lumalabas pong Bernadette. Pastulero, ano to? Ma'am, ang i-click nyo po yung mga sinend namin, huwag yung editable, kasi di ba nagkamali po kami ng send. Saan ba? Nakakuha ng link? Latest link? Ma'am Kat, bakit di ka ma-add? Okay na po ba yung evaluation form ko po? Kasi may nag-email na po. Your response has been recorded. Yes po, Miss Giselle. Okay na po. Permission to speak po. Hindi po pakicheck.